mga nandun sa taas natin and tong guest natin ngayon, napaka matulungin din kasi nung nandito sa Qatar yan, nakausap namin, no? Marami kayo makukuha sa kanyang wisdom. Lalo na nagbagsak siya ng NDO din yung binagsak niya noon, nandito siya. Kaya mabanggit ko lang na kami ni Alexis, Malaka, alam niyo naman, ugali namin, di ba? Kung gaano kami kaano. Kakulit, ganyan. Relate kami sa kanya, sa istorya. So talagang, kumbaga marami kami nakuha sa kanya. At kumbaga yung mga yung naging buhay or kung paano kami ni sample nga ni Alexis Malaka, no. Kumbaga talaga relate na relate kami. Ngayon, nakakatuwa lang magsi-share sa ulit ngayon. I believe mas matindi ngayon yung ibabagsak niya na NDO. Kumbaga, ano ba NDO, 'di ba? New Distributors Orientation. Dito sigurado babaguhin, lalo na yung mga baguhan, no? Babaguhin yung ating mindset with regards to our business, na which is kailangan talaga natin, no? Ayun, pahabain ko pa ba? Hindi na, syempre, andito na, excited na. Kaya, ulitin ko itong taong to, sigurado, sasabog ang ulo ninyo, mababaliw kayo ng gusto. Syempre, gwapong-gwapo, matindi dito. Bukod sa pagiging dating professional tambay, dating sabungero, siyempre, gwapo, mabait, di ba? At i-congratulate ko na siya in advance dahil kapapanganak ng misis niya. Siyempre, anghel na anghel yung baby, di ba? Ang malupit dito, namimigay ng mansyon. Kaya relax lang kayo dyan. Baka mabigyan din kayo ng mansyon, ha? Ayan na, tawagin na natin, di ba? Napakabait, namimigay ng mansyon. Ito na po, hindi natin patagalin. The Dynamo himself, Mr. Eric Santos. Yes! Welcome po, sir. Palakpa ka naman dyan. Paano lalabas si Sir Eric? Ito po sa lahat. Okay, 1,000,000. Yan na si Sir Eric. Hello po, Sir Eric. Good evening. Sir! Morning po, Sir Eric. Morning po, Eric. Sa founder po ng team. Good morning. Wow. Ingat-ingat kay Brenit, baka masipa kayo niyan, ha? Laging nag-i-insign. Morning po. Morning po, morning. Morning po. Good afternoon and ibang bansa, no? Good evening po sa Pilipinas. Baka mga nasa Amerika dyan or UK or Canada. Good morning po sa mga nasa UAE. Good afternoon. At sa mga nasa sa lahat ng naka-attend, no, sa araw na ito, sa oras na ito. At syempre, thank you po sa nag-introduce sa akin kay Sir Michael. Yan. Belated happy birthday, sir. Thank you po, sir. At sa lahat po ng mga nandito, no, syempre, kapag ka-NDO tayo, lahat dito siguro member na, tama? Yep. Member na lahat. So para po ito sa mga distributor na o yung mga online franchisee na. At para po sa mga nanonood, no, yan, napakahalaga po ng training, no. Ito po, training po kasi yung purpose. Kaya po nandito po ako ngayon para po mag-share ng knowledge at ng konting kaalaman sa inyo, no. At ang pamagat ng ating training ay host disabled participant screen sharing. Sir, pa-share screen na po ako. Ayan po, Sir Eric. Sir Michael, yan. So, lang ako. Ay, nawala. Na-disabled ulit. Ready po kayo ng papel at ballpen. Kasi para kahit papano, meron po kayong bala. No? Kasi syempre, yung mga bibitawan natin, magagamit nyo po sa mga tao nyo. Magagamit nyo po yan. Okay. Again, thank you kay GM Brenet Buotyo po sa invitation, no. At ako nagagalak naman ako na mag-share kasi syempre isa lang naman tayo, eh, tama. So ito po, no, New Distributors Orientation po tayo.
Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Eric Santos. At isa po ako sa naging top 1 po ng JC. Yan. Yan. Top performer first. Mr. Eric Santos, former Tambay. Dati po ako sa Bungero. At ako po ay dating sa Bungero, dating Tambay. Naimbitahan po ako ng aking kaibigan. So ito pong aking kaibigan, ang pangalan niya po is Bernard Ninong de la Cruz. Ang background niya po ay dati po siyang janitor sa Katayan ng Baboy. At pareho po kaming pareho po kaming lugmok sa kahirapan nung kami po ay kita. Yan. Nawala ako. Opo, yung screen po, Jer. Okay, sorry. Asan na ako? GM, LV pa yung nasa likod mo na jacket? Gucci lang? Gucci lang? Grabe, no? Gucci. Tawa mo. Ayan po. Lupa na naman ako na ito ni Brennit eh. Okay. So ito po, naimbitahan po ako ng aking kaibigan, Bernardino de la Cruz. At ito pong kaibigan ko na to, dating janitor sa Katayan ng Baboy. At currently, siya po ang Vice Mayor po ng Malabon City, no? Honorable Vice Mayor Bernardino de la Cruz. At na-share niya po itong ito pong negosyo ng JC sa akin 7 years ago. Okay, nung may kwento niya po ito sa akin. At isa po kami sa mga nagpasimula ng JC. Pero hindi po nangangahulugan na kapag ikaw nagsimula, yayabang ka. Tama? Hindi po yun ganun. So kahit nauna kang nakakita ng kayamanan, kung hindi mo itukay, hindi mo mapapakinabangan yan, tama? So nauna kami, pero kami po yung nagsikap. Marami pong umalis na mga kasabayan namin, hindi nakapag-antay or nainip, no? So yan, umasenso kaming dalawa dahil naniniwala kami sa mission and vision ng may-ari ng company, Mr. Jonathan So, the President and the Vice President, Mr. Carlito Makadangdang. So ito po ako. Yan, obviously, no, dating sa Bungero, Tambay, Manginginom, Pasaway, no, black sheep sa family, no, nabago yung buhay dahil po sa ganitong negosyo, no, buti na lang at nakita ko at na-share sa akin 'to. So dati po akong negative pagdating po sa mga networking business. Siguro hindi naman dahil sa ayaw kong yumaman, siguro hindi pa po panahon na ma-involve siguro ako sa ganitong klase ng larangan, no? Yan, naging top 1 ako, na-awardan ako. Then, napalapit tayo sa mga kilalang tao. Bongbong Marcos, yan. Nandyan po si Amy Marcos. Anak po ni Dangding Kuwangko, no? Si Mark Kuwangko. So, mamaya po, no? May mga story po yan. Ba't nangyayari yung ganyan? Yan, si Manny Pacquiao. No? Bakit tayo napapalapit sa mga ganyan tao? May mga technique tayo na ituturo mamaya. Yes. Okay, so para sa akin po, no, formula for success. Okay? Skill set plus mindset equals success. So unahin natin yung mindset po, no? So sa mindset, dito po, no, nandito yung nandito yung thinking, okay, yung belief, attitude, emotional state. So isa-isahin po natin 'yan. Okay. So tayo po, no, lahat po tayo nandito sa JC, no? At marami po sa atin dito, especially yung mga bago, kapag ka nagsisimula ka pa lang, 'di ba? Ang kadalasan, ang nakikita mo talaga dito yung mga masasalimuot na mga bagay-bagay, tama? Nandiyan yung kung ano-ano mga klase ng mga mga negativity ang nakikita natin at na-experience, no? Nandiyan yung mga nahihirapan ka mag-invite, yung iba naman diyan gumagawa kasi naiiinjan, no? So kadalasan, no, kapag bago ka pa lang, syempre, no, kapag kaya ng yan ang lagi mong yan yung naiisip mo, syempre parang nawawalan ka ng gana, di ba? Parang kumbaga may tawag kami din, parang nalulubat ka. Napanghihinaan ka, which is normal. Kasi kung hindi ka na nalulubat, hindi ka na napanghihinaan, eh baka hindi ka na tao noon, no, hindi ka na buhay noon. Which is normal lang naman, no. Sa lahat naman ng nagsisimula, normal lang na nararanasan yung ganyan. Tama? At yes, syempre, dito sa NDO, ipapakita natin yung bigger picture. Okay? Yung bigger picture ng negosyo natin. Ano ba yung malaking nag-aantay sa atin? Kapag ginawa natin to, tama? Okay? Kapag ito, talagang sineryoso natin. Ano ba yung bigger picture? So yun po yung mga ipapakita natin dito. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, syempre,
pag-usapan natin, no, itong mindset natin. So, meron tayong mga idadagdag na bago kung paano the way tayo mag-isip, at meron naman tayo mga aalisin na mga luma, no, na hindi na nakakatulong. Kumbaga, na na-store na sa brain natin, sa mind natin, na nakaka-apekto, no, sa pagyaman natin. Okay? May masamang epekto pala sa pagyaman natin. So, unahin na natin yung bilip. Diba? Kasi alam nyo po ba ang brain ng tao, no, nung pinanganak tayo, parang computer. Actually, ang brain ng tao parang ano eh, super computer eh. Mas mainam pa sa computer ang brain ng tao, tama? Yung mind natin, no, ibang pagkakaprogram niyan. 'Di ba? Sobrang lawak. Okay, ngayon ganito, no. Nung pinanganak tayo, parang baso. 'Di ba? Yung brain natin clear pa 'yan. Pero the moment na kumain ka na, tama? Okay? Pwedeng mapasukan na ng ano ng mga kung ano-ano yung katawan natin, tama? Pwede na mapasukan ng mga ano ng mga sabihin na natin kung sa brain ang pag-uusapan na pwedeng ma-virus parang cellphone pagbago. Ah, mabilis pero habang tumatagal dahil nababirus siya bumabagal siya. Oh, tama na naano niyo po. So ganun din tayo. Nung bata pa tayo, 'di ba? Yung brain natin ano 'yan, napaka-fresh. 'Di ba? Kumbaga ano 'yan, kumbaga wala kang kabuang mo ang napaka ano no. Napakaluwang pa ng ano. Wala pang mga ano yan, wala pang mga dumi, kumbaga sa ganun, wala pang mga virus, wala pang mga ibang pumapasok diyan na mga negativity, di ba? Okay, ngayon ganito, habang nagkakaedad ka, the moment na natuto ka ng mag-cellphone, manood ng TV, so diyan nagkakaproblema. Okay, diyan nagkakaproblema 'yan. So hindi mo napapansin kapag ka ginagawa mo na itong negosyo na 'to, no? Okay, merong kang nadala na hindi mo napapansin, kaya ka pala mabagal kasi yung bagay na yun until now, no, hindi mo pa nagigive up, hindi mo pa ginigive up, hindi mo pa inaalis. So may mga alisin tayo. Itong good news, kung ang brain natin nababirus, no, pwede pala siyang ano, i-antivirus, reformat, no. So i-reformat natin ngayon, no, yung mga virus na yan, aalisin natin yan. So simulan natin sa belief. Okay, so tayo, no, marami tayo mga paniniwala na dinaladala natin, no, na until now, bit natin at talaga namang hindi nakakatulong. So number one, superstitious belief. So bawat tao, marami tayong mga superstitious belief, di ba? Especially yung mga lumaki sa baryo, yung mga lumaki sa probinsya, tama? Kahit naman nung araw ako, inabot ko pa, parang baryo pa ang Quezon City. So marami mga superstitious belief. Nandiyan yung kapag yung lalabas ka, may dumaan na pusang itim, eh ang ibig sabihin daw malas, tama? So parang kawawa naman yung ano, yung pusang itim kasi parang para tayong ano eh, no, ano tawag doon? Racist, no? Porque iba itim malas na, 'di ba? Yung puti ba hindi ba malas, yung brown? Ako for me na siguro yung pusang itim kaya tumawid, siguro gusto lang lumipat sa kabilang kalsada. Kaya lang kung ano-ano yung mga iniisip natin na mga superstitious belief na mga paniniwala na, 'di ba? Alam mo 'yun. Lalo-lalo na 'yung mga matatanda, 'di ba? So malas daw. What if meron ka palang piin? Pipiin ka. Ang piin mo 7 heads. Eh kaya lang nakakita ka ng pusang itim. Tama? Hindi ka na balalabas ng bahay. Ganun ba 'yun? So 'yun 'yung mga maling paniniwala na until daw ngayon dala-dala natin, 'di ba? So ito pa, no? Okay, kapag ka maikli ang kumot, matutong mamaluktot, pwede namang ibahin natin, 'di ba? Kapag ka maikli ang kumot, bumili ka ng mas malaking kumot. Pwede naman. Tama eh. Kaya nga, ang mga Pilipino kasi, dihadista tayo. Pagka sinabing dihadista, parang sabong. Dati sabongero ko eh. Pagka sinabing dihadista, ang Pilipino, gusto nating kwento, gusto nating makita, drama. Nakukuha nyo po? Parang halimbawa, kapag ka pelikula, gusto nating bida, yung mahirap. Pagka mayaman, kontrabida. Parang ganun, dihadista tayo. Lagi tayong kumakampi sa mga ano, 'di ba? Kaya nga era para sa mahirap eh. Kahit ang dami niya nang nagawang mga kalokohan nung araw, pero mahal pa rin ng tao kasi nga gusto ng tao yung mga drama-drama sa buhay, tama? Okay, hindi lang 'yan, marami mga classic example, 'di ba? So, gustong-gusto talaga natin, parang ganito na lang, telenovela pagka nanood ka. 'Di ba? Yung mga telenovela na 'yan, pansinin niyo, pagka mayaman, kontrabida, pagka mahirap, 'yun yung bida. 'Di ba? Even yung mga writers and directors and yung mga producer. 'Di ba? Gusto talaga nila drama. Well,
sila kasi na virus na din. Yes. Nakukuha niyo po. Sila mismo na virus na din. Kaya pag gumagawa sila ng pelikula, hindi nila namamalaya do drama. No, drama yung gusto ng tao, yun yung hinahanap. Even radyo, makinig ka, drama. 'Di ba? Yung mga nung araw naglalabas sa ilog, sa sapa, 'di ba? Drama ang pinapakinggan niyan. Kaya kapag ka ikaw nagne-networking ka na, ang drama-drama mo. O nakukuha niyo po, nagko-connect, no? Kaya pala ang drama ko, no? Kasi no, meron pala akong mga pumasok sa system ko na until now dala-dala ko. Okay, pwede naman sa Amerika nga eh. Pagka maiksi ang kumot, nag-iimbento sila ng mas malaki. Kahit sa Japan. Kaya nga kung mapapansin nyo, asensado yung bansa nila eh. Tama? Kasi bakit? Pagka nag-isip sila, di ba? Hindi sila ayaw nila ng mga drama sa buhay. Solusyon yung iniisip nila. Makabago. Eto pa, di bali na walang pera, basta't masaya ang pamilya. Pwede namang masaya ang pamilya, may pera pa. Tama po ba? Pwede namang ganun, di ba? Meron pang anak, wag ka lalabas ha, may bisita tayo. Kaya marami mga bata, pagka lumalaki, hindi confident. Kasi imagine mo, porque may bisita, hindi mo palalabasin yung anak mo. Tama? So, actually, pwede naman eh. Kaya nga lang, ang Pilipino, gusto natin ganyan. Gusto natin yung parang ano, nakakaawa. No? Yun, natumbo ko. Diba? Gusto natin nakakaawa. Diba? Kaya nga, ilang taon na mayagpag yung ano eh. Ilang taon na mayagpag yung probinsya ano eh. Tama, Mara Clara, Ana Luna, diba? Yung mga gulong ng palad, no? Kasi nga, very dramatic ang mga Pilipino, no? Pero hindi nila namamalayan, 'di ba? Virus sa virus sa pala. Kaya kung ako nga sa inyo, first advice ko sa inyo ngayon, huwag kayong manonood ng mga telenovela. Huwag kayong manonood ng mga telenovela, yung mga soap opera na 'yan. Maniwala kayo sa akin, no? Kapag ka nanonood kayo, bukod sa nauubos ang oras nyo, nag-iiba ang mindset mo. Okay? Nag-iiba ang mindset mo. So, 'di ba 'li na mahirap ang buhay, basta nakakain kami tatlong beses sa isang araw. Pwede naman masaya buhay, nakakain kami ng tatlong beses sa isang araw. Kaya lang, yan yung mga quotes na gusto natin. Tama? Yan yung mga kinalakihan natin. Hindi mo rin naman masisi, di ba? Kung ano, kung bakit yung iba nagaganyan ng quotes, bakit sila gumagawa ng mga ganyang pelikula, di ba? Ba't sila nagsusulat ng ganyang klaseng mga script? Kasi yan din yung virus eh. Kumbaga, minanalang din naman nila yan eh. Di ba? Sa nanay nila, yung nanay nila, minanalang din sa ano, yun yung naituro. So, ibig sabihin, nagsalin-lahi yan. Eto pa, no, anak, wag ka masyado mangarap, mahirap lang tayo. Tama? Kaya yung anak mo, kapag ka lumaki yan, galit sa pera yan. Tama? Kasi yung tignan mo, anak, wag ka masyado mangarap, mahirap lang tayo. Parang sa kanya, yung pagyaman, masama. O, di ba? Kaya yan, pag ka lumaki, no, eto po, money is the root of all evil. O, paglaki ng anak mo, ganyan ituro mo. Di ba? Paglaki ng anak mo, hanapin niya yung pera, bubugbugin niya yan. Diba? Naitay, asan ba yung pera na yan? Mabugbog ko yan. Halit na pera. Diba? Lack of money and love of money, siguro. Tama? Pwedeng mag-cause ng, ano, no? Ng kademonyo. Kasi pag marami kang pera, mas marami kang matutulungan. Eh. And never believe in the lines of your hand predict your future. Because people who don't have hands also believe in yourself. Tama? Marami mga Pilipino, pagka tinignan yung pala, diba? Uy, emo! Diba? Mahirap. Hindi ba pwedeng mayaman? Eh, nakukuha nyo po, no? Oh, tama eh. Pwede namang mayaman. Diba? Eh, meron nga mga putol yung kamay, milyonaryo. Diba? So, hindi basihan yan. Tama? Hindi basihan yan. Alam mo sa Amerika, yung anak nila nadapa. Pagka nadapa, patatayuin. Tama? O, sige, takbo ka na ulit. Sa Pilipinas, pagka nadapa yung anak ko, katakot-takot na pingot, diba? kagagalitan pa yung bata, 'di ba? Kaya pag lumalaki, hindi alam mo 'yun, parang hinahanap niya pa rin yung sarili niya. 'Di ba? Kasi iba yung na-develop sa kanya. Hindi siya naging confident, tama, naging mahiyain. Pansinin mo Pilipino, karamihan mahiyain. Tama? Ang Pilipino, hindi yan mahiyain kapag nakainom, karamihan. Pero pagka normal, karamihan ng mga Pilipino mahiyain, bibihira lang talaga yung mga talkative, yung vocal, 'di ba? Parang ito, may isang kwento doon sa Amerika. Kapagka Thanksgiving, no? Thanksgiving yata, October ba yan? Or September? Basta pagka Thanksgiving, meron doon family, no? Every time na Thanksgiving, nakikita niya yung asawa niya, yung babae. Pagka nagluluto ng turkey, kasi sa kanila, wala naman mga lechon manok, lechon baboy. So pagka Thanksgiving sa kanila, turkey, ganyan yung mga, ano, no? Yung mga nilalagay sa oven. So kada Thanksgiving, nakikita niya yung asawa niya, kinakat yung ano, yung dalawang side ng ano, no, ng turkey, kinakat, hinihiwa. Okay,
So nagtaka yung ano, yung lalaki kasi lagi niya nalang napapansin, bakit pagka nagluluto ka ng turkey eh binabawasan mo yung dalawang tagiliran. So sabi ng asawa niya, nakita ko lang kay mami to eh nung nagluluto siya. So ngayon, out of curiosity, sabi nung mag-asawa, sige, pagka dumating mami mo, tanungin natin. E di another year, no? Nagkaroon ulit ng Thanksgiving. So nakita nila yung mami nila, bumisita ron. Sabi nila sa mami nila, dalawang sila nagtanong, mami, bakit pala pagka Thanksgiving nung araw eh? Kapag ka nagluluto ka ng turkey, kasi yun yung natutunan niya eh. Binabawasan mo yung tagiliran. Okay, alam mo ba kung ano sagot nung nanay? Nung Bienan? Okay, alam mo kung ano sagot? Ah, yun ba? Kasi nung bata pa ako, nakita ko lang yan kay Lola. Oh, yun ha, yung sagot ha. Nakita ko lang yan kay Lola. So meaning to say, nagsalin lahi, no? So ang madali salita, tatlo na sila. So sabi nila, sige, pagka susunod na Thanksgiving, okay, tanungin natin si Lola. So sa madali salita, nung Thanksgiving uli, another one, tinanong nila si Lola. Okay, sabi nila, no? Oh, Lola, bakit nga pala kapag ano, kapag nagluluto ka ng turkey, eh, binabawasan mo yung tagiliran. Alam mo kung ano sagot ng Lola? Ah, yun ba? Kasi nung araw, pagka nagluluto ko ng ano, ng turkey, maliit lang datin natin, hindi kasya. Hindi raw kasya, kaya pala pinuputol. So moral lesson, di ba? Okay? Ilan na bang maling paniniwala ang pinaniwalaan mo na until now dala-dala mo? Nakukuha niyo po? Ilan na bang maling paniniwala ang pinaniwalaan mo? Tama, maling paniniwala na pinaniwalaan mo na until now dala-dala mo. O, di ba? Kaya nga ngayon, kapag ka ikaw, sumasabak ka na sa ganitong negosyo, di ba? May konting kibot lang, tama? Hindi ka lang sinipot, okay? Hindi lang dumating, hindi lang sumagot, tama? Hindi lang nag-join, di ba? Manapapansin mo, masyado ka ng emotional. Di ba? Nagiging, ano, alam mo yon, parang ano ka na agad? Gusto mo na agad mag-give up, you know why? Okay? Yan kasi yung epekto ng mga maling paniniwala mo nung araw, until now, dala-dala mo pa rin. Tama? Maybe it's time. Kalimutan mo na yung mga bagay na yan. Tama? Yan yung mga alisin mo. Kasi hindi naman siya nakakatulong eh. Di ba? Kaya pansinin mo minsan, ang drama-drama mo. Tama? Konting ano lang, ang drama-drama mo. Iyak ka agad. Punta ka. Di ba? Rereklamo ka agad. Di ba? Meron lang mga problema. Kung ano-ano na agad yung nirereklamo mo. Sa GC ka pa nagtumatalak. Doon ka pa nagtatype ng mga ano. Alam mo kung bakit? Yan kasi yung mga epekto eh. Nung mga pinaniwalaan mo nung araw eh, until now, di ba? Yan. O, di ba? Hindi mo napapansin, no? Yun na pala yun. Ito na pala yun. So, ito na siguro yung magandang panahon, tabang panahon, di ba? Para kalimutan mo na lahat ng yan. Okay? Baguhin mo yung mga pinapanood mo. Di ba? Huwag ka na manunood ng mga madramang buhay. Tama? Yung mga madadramang kwento. Dapat ang mga pinapanood mo masaya. Tama? Nakakatuwa para happy hormones, di ba? O, lagi ka masaya, mas nakaka-attract ka ng magagandang bagay na mangyayari in the future, di ba? Kesa yung nanonood ka ng mga malulungkot, iwasan mo yung mga panonood ng mga balita. Di ba? Kasi pag nanonood ka ng balita, puro sakuna, pagdurusa, paghihiganti, di ba? Kung ano-ano, di ba? Pagpas lang, di ba? Ba't ka pa? Actually, ako na lang ha. Ako, hindi ako nanonood ng balita, pero yung balita nalalaman ko eh. Kasi bakit? Itong asawa ko, di ba? Kapag kakakwentuhan ko yan, di puro balita ang kinukwento niyan. Kaya yung dasera, hindi ko naman alam yung kwento, natutunan ko. O, di ba? So kahit hindi ka naman manood ng balita, eh, malalaman mo kung ano yung trending news ngayon. Okay? So dito, no, nakakaproblema tayo sa program. Di ba? So may mga wrong programs din kasi, no, bukod sa mindset, no, may mga wrong programs din na pumasok sa isip natin. Di ba? O ito ngayon, o bakit magtataka ka, no? Bakit third world country tayo, bakit mahirap ang Pilipinas? Well, nung araw, nung unang panahon, ang mga tao sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, kung hindi nakabahag, tama? Kung hindi nakabahag yan, eh malamang sa malamang, siguro kung ano yung mga kasuotan nung araw. Di ba? Kasi island to eh. Sa pagkakaalam ko, mga tao dito talaga, mga nakabahag lang eh. Or naka parang ano, yung parang lampin. Ganun lang ang mga suot ng tao rin. Tribu-tribu lang dati nung araw ang Pilipinas. Tama? Kaya lang, sinakop tayo ng mga bansa na kapareho ng Spanish, di ba? Ng Hapon, ng Amerikano. So tayo, yung mga Pilipino, meron tayong mga natutunan na, di ba? Until now, ha?
yung program natin is, kumbaga may mga wrong programs na pumasok. Diba? Parang halimbawa, okay, kung titignan mo ha, you were not born just to go to work, pay bills, and die. Well, sad truth yan, di ba? Pero yan talaga yung nangyayari. Di ba? Hindi mo naman maaalis na di ba tayo, di ba, mag-aaral ka, di ba? Ang nanay natin, anak, mag-aaral ka. Di ba? Drama ba yan? Pagka yung mga nanay, nangangarap ba? Kasama si daddy, no? Sasabihin ni mami, uy, daddy, sana pag-aralin natin si baby. Diba? Sa magandang school, pagka lumaki na siya. Para pagkatapos niya mag-aral, mayroon siya makuha magandang trabaho. O di kaya, makapag-abroad siya. Makuha niya tayo sa abroad. Okay? Sad to say, diba, yung sad reality, diba, ang katotohanan, hindi lahat na nag-a-abroad, success ang story niyan. That's right. Karamihan nga ng mga nag-a-abroad, diba? Marami nga nalalagay sa alanganin, namamaltrato, may nare-rape, diba? Nalalayo sa pamilya. Saan ka nakakita? Yung anak mo, nakikita mo, lumalaki sa picture. O, di ba? O, meron pa nga dyan. Nung umalis, isang anak, pagbalik, dalawa na. O, may mga ganyan, ha? Sinurprise mo, ikaw na surprise. Nangyayari yan, tama? So, yan yung sad na reality, katotohanan. Well, tayo naman kasi, parang Chinese, di ba? Kung titignan mo Chinese, iba mindset, anak, aral ka. Para pag ikaw tapos aral, ikaw tuloy negosyo, di ba? Ikaw, huwag sipag. Ikaw, kung ba Pilipino, Pilipino sipag. Ikaw, utos Pilipino. Ganyan ang mindset. Diba? Ang mindset ng mga incheck, diba? Pupunta ng Pilipinas, magpapayaman, nagtutulungan yan. Yes. Nagpapahiram pa nga ng mga puhunan. Diba? One time, second time, third time, no? So sa una, hindi nag-click, pautangin ka ulit. Pangalawa, pautangin ka. Hanggang maka-take off ka, ganun sila. 'Di ba? Tignan mo yung mga Bombay. Nakita nila, yung mayaman yung mga intik sa Pilipinas, ha. Sumunod naman Bombay. Tama? Sila naman 5-6, 'di ba? Tsaka nagbebenta-benta sila ng mga murang-murang mga bilihin, tinataasan yung tubo. 'Di ba? Doon sila kumikita, o kaya 5-6. Eh nakita naman ng Koreano. Punta na naman ng Koreano dito. O ano na naman negosyo nila gay nila rito? Samgyeopsal. Tsaka Korean market, 'di ba? Yung mga supermarket na Korean. O, diba? Yan ang negosyo ng mga Koreano ngayon. Well, ang mga ibang lahi, pumupunta ng Pilipinas, may nakikitang opportunity. Ang Pilipino, baligtad. Umaalis ang Pilipinas. Tama? Kasi bakit? Mahirap daw ang buhay. Nakukuha nyo po, pupunta ng ibang bansa, doon, mangangamuhan. Nakukuha po, wala po akong ano ha, kumbaga ano lang to, real talk lang tayo. So, hindi rin natin masisi, yung mga magulang natin, bakit tayo pinalaki, diba? Na ikaw, anak, mag-aral ka, para pagkatapos mong mag-aral, eh maganda ang trabaho mo. Ang hirap kaya mag-aral, especially kapag ka hindi ka gifted. 'Di ba? Parang ako, yung pag-aaral hindi ko naman enjoy eh. Kasi ano eh, kumbaga yung kaisipan ko, hindi akma sa pag-aaral eh. Talaga mahina pick up ko. Ewan ko ba kung bakit, no? Nakikinig naman ako pero talagang ano ko eh. Kumbaga ropor ako nung araw. Mahina talaga pick up ko. Eh, alam mo naman sa school, 'di ba? Kapag ka ikaw yung ano diyan, ikaw yung medyo mahina ang ulo, ikaw laging tatawagin ng teacher. 'Di ba? Yung mga teacher minsan kasi kapag ka, ang teacher pagka minsan medyo hapon na o kaya yung magtatanghali, inaantok 'yan. So para mawala yung antok niyan, may tatawagin 'yan na magtatawanan yung mga ano, no? Sino 'yun? Yung mga hindi marunong sumagot. 'Di ba? Pwede mo naman tawagin yung marunong sumagot. 'Di ba? Tatawagin mo pa yung hindi marunong. Tama po ba? Alam mo sa school baligtad 'di. Eh. Pagka nangongopya ka, 'di ba? Pagka nangongopya ka, mababa grades mo. Sa networking iba. Pagka nangongopya ka, ikaw yung top 1, ikaw pinakamagaling mangopya, pwede ka maging top 1, baligtad. So ngayon, no, babalik ko lang. So yung mga turo kasi, no, minana din niya ng mga lola natin. Ng nanay natin, minana sa lola natin, yung lola minana sa kalololahan natin sa kakaluluan. 'Di ba? Kasi ang mga tao sa Pilipinas ng araw, inalipin. Tama, inalipin ng mga Kastila, no, for how many years, 'di ba? Sinakop tayo. Akala naman natin sinib tayo ng Amerika, ganun din. Sinakop din tayo, no. Ganun din, no. Actually, ang pagyaman hindi naman talaga nila tinuro 'yan eh. Ang pagyaman kasi kinumpres 'yan. Tama, kinumpres. Pagka sinabing kinumpres, ang pagyaman ang nakakaalam lang yung mga elitista, yung mga talagang may mayayaman na. 'Yan ang nakakaalam ng sikreto ng pagyaman. May sikreto ang pagyaman. Kaya nga merong The Book of Secret. Eh. So, hanapin niyo po yung video niyan. Meron pong pelikula ng The Book of Secret. So, panoorin niyo po yun. Marami po kayo matututunan doon. Ang pagyaman pala, kinumpres. No? Panahon pala ni, ano, nauna pa sa panahon ni Kristo. Hindi pinapaalam ang sikreto ng pagyaman.
Ang sekreto ng pagyaman, yun yung negosyo. Tama? Hinahayaan lang nila na yung tao nangangamuhan. Diba? Kasi bakit? Tandaan mo, kapag ka ang tao walang pera, madaling kontrolin ng taong may pera. Tama. O nakukuha nyo po, no? O, diba? Kaya nga, pagka ikaw wala kang pera, sunod-sunuran ka talaga. That's right. Tama? Kahit anong sabihin yan, oo, ka lang ng oo. Oh, well, sabi nga nila, life is a choice. Diba? Minsan kasi kung anong buhay meron tayo, desisyon natin dati. Diba? Kung ikaw, nangangamuhan ka ngayon, walang masama dyan. Tama? Pero kung makakaalis ka dyan, umalis ka dyan. Nakukuha nyo po. Kasi yung mga lola natin, yung araw, maalipin naman din talaga sila. Actually, yung pagiging empleyado sa pagiging alipin, wala naman pinagkaiba. Tama? Pinagkaiba lang yung salita. Dati kasi alipin, di ba? Kumbaga, slave nung araw. Ang sakit, ang sarap, ang sakit pakinggan. Eh ngayon, employee. Di ba? Ang sarap pakinggan, pero pareho lang naman. Di ba? Pareho lang. Kasi bakit? Ang alipin pa, may amo? Yes. Ang alipin pa, may uniform? Yes. Ang alipin ba, may oras ang pasok? Yes. Ang empleyado, same ba, may amo? May yes. Oras ang pasok, may uniform? Yes. Walang pinagkaiba. Kaya lang dati, brutal. Ngayon, may mga batas na. Tama? Dati kasi brutal eh. Pagka alipin ka, di ba? Nilalatigo ka. Di ba? Pagka wala ka sa oras pumasok, tatamad-tamad ka, di ba? Panoorin niyo yung mga history nung araw. Alam mo kung ako nga sa inyo, para magbago programo, huwag ka manood ng mga TV na mga ano, yung mga balita, yung mga negative ang input sa'yo. Alam mo kung ano mga panoorin mo? Yung mga positive na movie. Masasaya at the same time, yung mga biography, yan yung mga panoorin mo. Sa Netflix, kung mag-Netflix ka, yung panoorin mo yung may kwenta. Tama? Yung mga like, yung mga mahirap na yumaman, di ba? Yung mga story nila Ray Kroc, story nila Donald Trump, yan yung mga panoorin mo. Kasi para nagkakaroon ka ng guide or ng ano, no? Nagkakaroon ka ng idea, paano yumayaman? Tama? Paano umaasenso? Paano mag-isip? Paano kumilos? Tama? Paano magsalita? Di ba? Ang taong yumayaman, dapat ganyan yung mga pinapanood mo. Yan yung pinapasok mo sa kukote mo. Tama? Hindi yung mga kung ano-ano yung mga pinapasok mo sa kukote mo. Kaya konting ano lang, di ba? Konting pangyayari lang na, di ba? Na napakarami namang solusyon. Parang ganito. Di ba? Si Sir Rene nga, nag-post eh. Kasi bakit? Ang dami kasing ano eh. Alam mo yung copper mask nagiging issue. Huwag niyong pakialamin yung copper mask. Hayaan niyo yung gays yung problema dyan. Tama? Hindi natin negosyo yan. Ang negosyo natin, di ba, mag-share ng business. Di ba? May mga ganyan eh. Huwag mo pakialaman yan. Alam ng JC gagawin nila dyan. Tama? Meron silang solusyon dyan. Hindi po natin problema yung mga problema na yan. Tama? Huwag kayong mag-iisip ng negative. Basta tayo, hataw lang, trabaho lang. Pagka negative, layuan mo. Tama? Masisira attraction mo eh. Ayaw mo sila boss dyan. Sangkaterbang attorney nila boss oh. Kung may naniniraman, di ba? Huwag ka nang sumabat. May mga attorney na sasabat dyan. O, di ba? Kaya nga mayroon nga ako nakita yung post ng kung ano-ano. Hindi ko pinapansin. Eh ngayon naka-block na eh. Kasi kumikilos ang JC. 'Di ba? Kasi alam mo, tandaan niyo ha, ang mangga babatuhin pag maraming bunga. Tama eh. Nakukuha niyo po? Tama, hindi tama. Naman babatuhin tama talaga. Totoo. Maraming 'di ba? Okay, so ngayon no, school, go to work, family, 'di ba? Imagine mo, tagal mo nag-aral 16 years. 'Di ba? Tapos tatrabaho ka. 'Di ba pa tapos magre-retiro ka, baligtad pa naman mga Pilipino. Ang mga Pilipino, ang tagal nagtrabaho, pag magre-retiro, doon pa lang magnegosyo, baligtad. Paano kapag kanalo kita makapag-negosyo ka pa? 'Di ba? Para makapag-negosyo ka, magtrabaho ka uli. Tama? Magtrabaho ka uli ng 20 years. Oh, 'di ba? Para meron ka uling retirement fee. So, para sa akin, no, 'di ba? Itong sistema na 'to, 'di ba? Nasa sayo na lang kung bababad ka diyan. Tama? Kung ikaw nakakaramdam ka na, nakarinig ka, alam mo, swerte nga kayo eh. Kasi bakit, no? Sa JC, tinuturo yung ganitong usapan. That's yung right. Ganitong topic tinuturo. Sa school, tinuturo to. Tama? Hindi naman gagawin yun eh. Ang pagyaman, hindi tuturo sa school yan. Kasi ang tao, pagka lahat yumaman, wala ka nang utusan. Kaya be grateful, tama? Sa JC, dito mo matututunan lahat ng mga bagay na to. Ang malupit, walang bayad, libre. O, di ba? So ngayon, ikaw, no? Kaya mo pa, malakas ka pa, di ba? Ngayon mo simulan ng negosyo. Ako, negosyante rin ako. Meron din ibang negosyante rito. Mahirap ang traditional business eh. That's right. Kaya maraming sakit ng ulo. Unlike sa JC, di ba? Lahat ng sakit ng ulo, yan mo yung JC dyan. May solusyon sila dyan. Okay. Don't follow the herd mentality. Di ba? Minsan kapag ka nagsisimula ka sa negosyo na to, feeling alone ka. Tama? Feeling alone ka na nga. Tapos, alam mo yon,
yung may diba, virus ka na ng mga yung mga wrong belief, 'di ba? Ito ngayon, masyado kang emotional, 'di ba? Kaya yung apply mo sa iyo, 'di ba? Naiinisin, naaartihan sa iyo, 'di ba? Ang arti-arti mo, konting ano pa lang eh, 'di ba? Ang bilis-bilis mo mag-give up. 'Di ba? Don't follow the herd mentality. Minsan feeling alone ka, okay lang 'yan, nasa right path ka. Tama? In English, nasa ay, sa Tagalog, nasa tamang daan ka. Okay? Tignan mo ha, kapag ka ang tao, 'di ba? Employee. Okay? Halimbawa, yung mga 'di ba, nag-school na tayo, 'di ba? After ng school, tatrabaho na, pansinin mo ha. Kapag ka-applyan ng trabaho, nandiyan lahat ng mga tao. Job fair, punong-puno yan. Pero alokin mo ng negosyo, ayaw nila. Okay? Huwag kang mapipikon. Huwag kang ma-hurt. Tama? Parang ikaw din yun. Tama? Parang ikaw din yun. Nung araw, ganun ka din. Huwag kang mapipikon. Alam mo kung bakit? Hindi pa kasi sila dumadating sa punto na naiisip nila yung naiisip mo na ngayon. That's right. Tama? Kaya nga, di ba, merong follow-up eh. Di ba, kapag ayaw pa, hindi pa kasi timing yan. Tuloy-tuloy ka lang, follow-up mo lang. Susundot-sundotin mo lang. Kasi hindi pa nababago mindset yan eh. Tama? Hindi pa nababago kasi mindset niya. Kasi ang mindset niya pa, kasi parang ganito yan eh. Yung tinuro sa'yo ng bata ka pa na press pa yung utak mo, ang hirap baluktutin nun. Ang hirap baliin nun. Yung nakasanayan mo, parang halimbawa, kakain ka, ang gamit mo, kanan na kamay. Tapos kakain ka, kaliwa. Di ba ang hirap? Kasi nakaprogram ka dito sa kanan, ito gagamitin mo eh. Well, ganun din, di ba? Babaliin mo yung paniniwala ng tao na ikaw, magnegosyo ka. Huwag kang mag-ano, huwag kang mangamuhan. Huwag kang mag-apply ng trabaho, di ba? Hindi tatanggapin ang system yan. Tama? Okay? Kapag ka negosyo, ang ini-input mo sa kausap mo, di ba? Nagre-repel siya, nagre-react siya. Tama? Kumbaga, kumukontra siya, ayaw niya. Kasi nga ang mindset, maging empleyado. Imaginin mo, di ba? Aayain mo, gusto mo, makukuha mo kagad. Eh, nung sanggol pa lang yan, nasa tiyan pa lang yan eh. Eh, minamindset niya ng nanay niya yan na maging empleyado. Kasi hilahin mo maging negosyante. Eh, di ba? Eh, simpleng natural ang sagot. Ayaw niya muna. Pero hindi ibig sabihin ayaw niya talaga. Nakukuha niyo. Magkaiba yun eh. Yung ayaw niya, di ba? Sa talagang, di ba? Hindi niya pa man talaga ayaw. Di ba? Huwag ka lang masyadong, alam mo yun? Huwag ka masyadong pusong mamon. Kasi kung papasok ka sa networking, pusong mamon ka, huwag ka lang tuloy. Dapat dito, baka lang ang dibdib mo. Yes. Dapat yan ang dibdib mo, pader. Tama? Kasi marami kang haharapin dito. Kasi nga, karamihan sa atin, ang mindset, maging empleyado. At least, nasa right path ka na. Nasa tamang daan ka na. Di ba? Kaya nga, tignan mo, pansinin mo, nasa tamang daan ka, ang konti, hinihila ka pa nga ng iba eh. Hindi dahil ayaw nila na yumamang ka. Minsan kasi, namimiss ka na nila sa tambayan eh. Tama? Uy, wag ka naman ano, wala yan. Di kaya yaman yan, di ba? Nako, si ano, ganyan, ganun-ganun. Diba? Dati friend mo sa FB, ngayon di ka na pinapansin. Okay lang. In reality, mas maniniwala yung hindi mo kakilala sa'yo. Tama? Okay. Mas maniniwala sa'yo ang hindi mo kakilala sa negosyo na to. Yung mga kakilala mo, hindi kagad maniniwala yan kasi nag-aantay pa ng resulta. Diba? Nag-aantay lang yan ng resulta. Kapag ka nag-resulta ka na, tsaka maniniwala sa'yo yan. Parang ikaw lang din yan eh. Diba nung una, diba ayaw mo rin, diba kinulit ka, ayaw mo magpakulit, 'di ba? Sungit mo pa nga. Oh, 'di ba? Tama. Ay, yun, bumabalik. Bawi-bawi lang 'yan. Nang, wag ka lang. Oo, kasi nga madrama ka ng eh. Wag kang madrama. 'Di ba? Alisin mo 'yung mga drama mo. Yan ay 'yung mga ano eh, 'yung mga wrong belief mo eh. Nadadala mo na naman sa negosyo mo eh. Kung mandalayin sa negosyo mo, oh, the sad truth is, no one ever got rich by working from 9 to 5. Diba, nakakita ka na ba na yung mama na empleyado? Kaya nga sabi ko sa inyo, daanan mo lang yan. Pagka nakakuha ka ng chance na makakaalis ka dyan, go. Nakakita ka na ba ng empleyado papasok sa trabaho Lunes, ang saya, tumatalon-talon? Ay grabe, Lunes na naman. Ang sarap, pumasok, walang ganun. Pumunta ka ng ano, ng sahuran, pumunta ka ng ATM. Pansinin mo yung mga nakabang sa ATM, sinusuntok-suntok yung pader. Tama? Padyak ng paa para mayroong gustong sipain. Kasi bakit? Yung kukunin na pera sa ATM, pambayad ng utang. Ang masakit yung iba, hindi makapunta ng ATM kasi nakasangla yung ATM. Sus, Mariusik. Salamat talaga. O, diba? O, ngayon, ganito. Yung program na in-input sa atin, diba? Okay? Nababago naman yan eh.
nababago siya. Baguhin mo. The way ka mag-isip, mag-iisip ng mga negative, baguhin mo yung mga pananaw mo na. Yan yung mga aalisin mo. I-reformat mo yung sarili mo. Tama? Baguhin mo na. Hindi yung dati mong, alam mo yun, sabi nga nila, di ba, hindi naman sa, ano, hindi naman sa, porque nag-gigisi ka na, kakalimutan mo na yung mga kaibigan mo eh. Di ba? Hindi mo sila kakalimutan, magdadagdag ka lang ng bago. Kasi tignan mo ha, kapag ka ikaw, barkada ka ng barkada, pagka nagkwentuhan niya, paulit-ulit lang naman eh. O bigyan ko kayo ng... O pagka tumambay ko, oy pare, naalala mo nung bata tayo? Ito pare, naalala mo, nalaglag ka sa bubong, di ba? Tapos sinabol ka pa ng aso, naalala mo yun? Pinindot natin yung door, tapos tayo nung ano, nung katulong ni Aling, ano, Mrs. Reyes. Di ba? Susunod na tambayan, ganun lang naman ulit yung kwentuhan. Pare, naalala mo, nalaglag ka sa bubong. Paulit-ulit lang yan. Tama? Sabi nga nila kung anong buhay meron ka ngayon, resulta ng mga decision mo dati yan. Ngayon, halimbawa, gusto mo susunod na panahon, susunod na birthday, New Year, Pasko, di ba? Iba na. May mga babaguhin ka ngayon. Tama? Kaya kayo, kapag kumakausap kayo, huwag lang kayong emotional. Ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag mong pagdudahan ang kayang gawin ng Panginoon. Kapag ka ikaw, good intention ka, tama ang iniisip mo, tama ang plano mo, maniwala ka, pagpapalain ka niyan. Sa timing niya, hindi sa timing mo. Tama? Kasi hindi naman po pwedeng kagad mayaman ka eh. Kasi kapag ka ikaw, yumaman ka kagad, hindi ka dadaan sa proseso, tama? Mahirap yung ganun eh. Kasi mabilis din siya nawawala. Okay, formula for success. Dito tayo sa skill set. Okay? Okay na tayo sa thinking, belief, attitude. Yan, mamaya, dadaanan natin yan. So dito muna tayo sa skill set. Ability, potential, talent, capacity. So unahin na natin to. Okay? Marami rito, no? Tignan si Efren Bata Reyes. Di ba? Greatest pool player of all time. Bakit sobrang galing? Diba kahit nga nakapikit, kaya magpa-shoot ng bola niyan eh. You know why? Natutulog yan sa ilalim ng ano? Sa ilalim ng mesa. Tama? Si Efren Bata Reyes. O ilalim ng mesa yan natutulog. Minsan pa nga sa ibabaw pa nga eh. Diba? O, kaya ang galing-galing yan. O, greatest pool player of all time yan. Muscle memory. Diba? Kaya ito, pagka ginagawa mo itong negosyo na to, diba? Sa una, hindi ka pa marunong. Huwag kang ma-disappoint. Kung hindi ka pa marunong, bakit si Brennit ang galing magsalita? Diba? Yung alam mo yun, may bansag kay Brennit eh. Diba? Yung persuader. Bakit ganun? Ang galing niya mang ano, no? Parang, alam mo yun, napapabayad ka ng ano, ng hindi mo namamalayan, no? Well, kaya siya ganyan, kasi skills yan. Tama? Ang maganda kasi sa skills, diba? Na-acquired. Pagka sinabi na-acquired, natututunan. Ang skills, pwede mo siya matutunan. Tama? Pagka lagi mo siyang ginagawa, diba? Babad mo lang yung sarili mo. Babad mo lang. Diba? Kailangan kasi matutunan mo na matutunan to. Yung mga, diba parang ganito yan. Patawag yung apply ng meeting. Atin ka ng meeting. Diba? Hindi yung halimbawa, nagpatawag ng meeting. Ang sagot mo sa isip mo, meeting na naman. Naku, puyat na naman tayo niyan. O, tapos, diba, ano sasabihin mo? Naku, sasabihin ni apply, yun na naman, paulit-ulit lang. Puyat na naman tayo. O, tama? O, alam niyo po ba importante ang meeting? Kasi bakit? Ang isang paliwanagan, hindi uubra. Tama? Kung ikaw ang nakikinig, hindi uubra. Isang paliwanag lang, alam mo na. Hindi po pwedeng ganun. Inuulit-ulit talaga siya. Tama? Hanggang bumaon ng bumaon sa isip mo yan. Kasi bakit? Makinig ka ng NDO 5 times. Ikaw pagpaliwanagin ko, kaya mo ipaliwanag? Hindi. Hindi mo kaya ipaliwanag yan. Tama? Parang muscle memory yan. O, di ba? Kailangan, di ba, araw-araw mo talagang ginagawa yan, bababaran mo talaga. Well, kung, di ba, sa pagiging empleyado nga, nag-aral ka ng ilang years, 16 years eh. Di ba, para sa magkanong sahod, 120,000 per year. Kung sabihin na lang natin, empleyado ka, nakakaipong ka ng 10,000 monthly, that's 120,000 per year. Tama? Alam nyo ba sa JC, kinikita yung 120,000 isang linggo na mga kumikita rito? Di ba? Bakit hindi mo siya aaralin? Tama? Aralin mo yung mga bagay na ikakayaman mo. Ito malupit. Ang JC pag inaral mo, 3 to 6 months. My God. My diba? God. Ano pa bang pipigil sa'yo? Nakukuha nyo po? Okay. Eh, ito nga pala. Babalik ko lang. Ha. Nakalimutan ko lang to dun sa una kong topic. Ha. Ito ha. Ito good news. Ha. Kapag yung mindset mo, babaguhin mo na yung program. Okay. Okay yan. Pagka babaguhin mo na. Alam nyo kung ano maganda? Ang brain natin, may mga neural pathways na bagong tumutubo sa brain natin. So, nagkakaroon siya ng bagong program. Okay? Nagkakaroon siya ng bagong program. Okay? Yung mga bagong paniniwala na yung naka-install dyan.
Oh, ngayon, 'di ba? Papansinin mo ngayon, kapag kami mga bagong programs na, 'di ba? Yung mga belief mo iba na paniniwala mo, 'di ba? Yung payaman ka na mag-isip, okay, hindi na pang mahirap, mapapansin mo tumitibay ka. Tama? Kahit anong daanan mo, kahit sino pang kausap mo, wala nang epekto sa iyo. Ganun po siya, ha? Okay. Okay, ngayon ganito. Skills. Michael Jordan, 'di ba? Si Michael Jordan napakagaling niyan. Para sa akin 'yan ang goat. Pero kung iisipin mo, marami rin mula siyang mga mistake. 'Di ba? Kaya ikaw sa una, kapag ka mali-mali ka pa lang, nagsisimula ka, okay lang 'yan. Tama? Babad lang, palagi mo lang gawin. Kasi darating ang time kahit nakapikit ka, nagpi-present ka na, natutulog ka, magugulat asawa mo nag-1515 ka. Marunong ka na mag- Nagiging natural na siya. Nakukuha niyo po, lumalabas siya kung natural. Hindi na kailangan turuan ka ni Brennett, ni Sir Rene, ni Sir Eric. Ito, ganito bagsak. Hindi na. Kasi lagi ka nakikinig. Ito maganda pagka lagi ka nakikinig, especially iba-ibang speaker. Pagsamahin mo yung mga iba't ibang ideas kaya yung mga, di ba, yung mga tinuturo nila, aba, di mas matindi ka. That's right. Nakukuha niyo po. Kaya importante ang pakikinig. Pagka sinabi ni Apply may training, attend. Tama. Okay? Ayan, parang ako, first time ako nagsimula. Halos maihi ako sa kinakatayuan ko eh. Pero nung una lang pala yun, alam mo ba greatest fear ng tao? Hindi yung mamatay. Ang greatest fear ng tao, okay, magsalita sa harap ng maraming tao. Yan ang greatest fear ng tao. I-google nyo yan. Kung ano yung pinakatakutan ng tao, hindi ka matayan. Kung maharap sa maraming tao, magsasalita. Ha? Tama? Ako, gangster-gangster ako, pero paharapin mo ako sa maraming tao. Hindi naman ako pinanganak na speaker na eh. Tama? Nakweb ko lang to, natutunan ko. Kaya ako ganito magsalita. Hindi ako ganito magsalita dati. Meron bang pinanganak? Ay ma'am, yung anak nyo po, engineer to. Kasi bakit? May ruler na kasama, may panukat eh. Wala namang ganun eh. Ma'am, yung anak nyo, doktor, may stethoscope po. Hindi ganun. Tama? So, ako po, kaya po ako ganito magsalita. No, si Toots Damasco, si Upline Toots nyo, si Grand Upline Toots, si Sir Michael, si Sir Brennett, di ba? Sila Justin dyan. Kasi bakit? Na-acquire namin to. Araw-araw namin siyang ginawa. That's right. Tama? Alam mo, ang nakaka-enjoy na ginagawa natin, alam mong yayamang ka eh. Kaya yes, hindi nakaka-boring eh. Tama. May science kasi. Na kapag ka pagyaman ang inaaral mo, kusa kang tumatalino. Pansinin mo yan. Yung mga batang kalye, hindi marunong magbilang. Pero kapag kahatiin ng pera, hating-hati sa gitna. Nagsusuntukan pa yun. Tama, no? Kapag ka mali. O, di ba? That's right. Okay, sabi nga nila, doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. Rat race. Tama, hindi mo namamalayan, tumatanda ka na, wala ka pa rin ipon in investment. Diba? Sabi nga nila, time is gold, napaka-importante na oras. Kaya lang, wag mong ubusin dyan lang. Kasi pag ubus na energy mo, diba? Ano, kailan ka ba magpapayaman? Diba? Kung kaya mo magpayaman ngayon, ngayon ka na magpayaman. Okay, sabi nga nila, retirement age 67, life expectancy 78. Work for 50 years to be free for 11 years. Napaka-unfair. O, nakukuha nyo po. At least kami nila paring Toots, oh, nila Brennett, oh, nag-i-enjoy na. Nakapag-cross kami. Kasama namin matatanda, mga retiree. Kami, mga batang-bata, nagko-cross na. O, di ba? O, yan yung path natin, no? O, pero, kukunti lang tayo. Kaya nga kapag ka, inano mo, kinumpute mo, kung ilan lang ang porsyento ng mayayaman sa buong mundo, 2% lang. Diba? Kaya nga ito, kapag ka ginawa mo ng tama ang JC, welcome to 2% club. Yes. O nakukuha nyo po. You are poor not because of your parent. Okay? But it's because you don't have idea to be rich yet. That's diba? Right. Kaya nga nung introduce sa akin to, hindi, diba nung una, ayaw-ayaw ako eh. Diba? Hindi naman dahil sa ayaw ko yumaman. Tama? Hindi pa siguro timing that time. Diba? Pero ako, very thankful ako ngayon. Kasi bakit? Buti natutunan ko to. Okay, at nung natutunan ko na siya, ang laki talaga ng pasalamat ko. Then eto na, why network marketing? Tama? And why you? Why not you? 'Di ba? Lahat tayo deserve nating yumaman. 'Di ba? Minsan naman talaga lahat tayo gusto nating yumaman, hindi lang natin alam kung paano natin sisimulan kasi ang laking epekto nung mina-mindset ka maging empleyado, 'di ba? Kaya kapag ka ikaw magninegosyo ko na ultimo sarili mo kumokontra. 'Di ba? Hindi mo kaya 'yan, ako baka ganito, 'di ba? Parang mas okay sa iyo, 'di ba? Okay na, uutusan ka na lang, hindi ka na mag-iisip. Tama? Yung hindi ka na, alam mo 'yon? 'Di ba kasi pagka empleyado ka, gusto mo inuutusan ka na lang, hindi ka na nag-iisip eh. 'Di ba? Anday kasi pagka negosyante ka, nag-iisip ka. Oh, 'di ba? Pagka ganung mindset, ang hirap tibagin noon. Okay, ngayon itong network marketing, napakaganda.
Tama? Kasi bakit? Dito, nabibigyan lahat ng tsansa. Oh, ang maganda pa nito, startup with low investment, no time foundation, no area foundation, no age limit, no place required, unlimited income to become own boss, dreams come true. So dito, ang bilis. Sabi nga nila, sa lahat ng ano, no, actually, pinakamabilis na talaga eh. Itong network marketing, kung gusto mo talaga ng pagyaman, mabilisan, network marketing talaga. Ang bilis ng proseso rito. Tama? Kaya kailangan lang, babat mo lang palagi yung sarili mo. Okay, para mas maging ano pa, no? Mas maging mabilis siya. Kung titignan mo ang network marketing, 167 billion. Matagal na tong copy ko na to. Luma na yan. Pero ngayon, magkano na? Tama? Ang negosyo ng pag-networking, halos lahat ngayon, networking na. Nadagdagan pa ng tok-tok delivery. Yes. Ganyan ang ganda negosyo na. Akala mo lang kasi small time eh. Sabi nga, you don't want to get involved in pyramid. Misa kasi may mga nangangantyaw, di ba? Eh, pyramiding yan. Di ba? Alam mo actually, kapag may mga gumaganon sa'yo, okay lang yan. Pag-aralan mo lang sumagot ng objection. Yung hindi naman pikon, no? So, ayaw ng pyramid. Okay, ito. Ayan. Sa trabaho mo, pyramid din naman yan eh. Kaya nga lang, ang yumayaman dyan, yung CEO lang. Oh, 'di ba, yung mga empleyado niya may ceiling ang kita. Minimum ka lang, oh, ganun lang. 'Di ba? Unlike sa atin, lahat umaasenso, lahat yumayaman, pwede. Tama? So ngayon, no, marami kasi mga tao gustong yumaman, hindi lang makatawid. Tama? Hindi lang makatawid. Napakasimple, tatawid ka lang, yung iba kasi hindi lang makatawid. Okay? So at least ngayon kapag medyo may mga bumubuska-buska sa iyo, may mga nangaasar sa iyo, 'di ba? Oh, kala ko ba payaman mga na? O, kala ko ba, ano, ganito, ganyan, ganyan. Pag kami mga gumagano sa'yo, sabi mo sa kanila, ibalik mo sa kanila, at least ako, nakatawid na ako. O, di ba? Saan ka nakatawid? Sa EDSA. O, di mo alam, di ba, tumatakbo sa isip mo, nakatawid ka na. From employee to business owner. Kasi kapag ka nag-JC ka, business owner ka na. At ang ganda-ganda pa ng negosyo natin kasi bakit? Walang upa, walang tubig, tama? Walang babayar empleyado. Ah, nakukuha nyo po. Complete package na eh. Maraming tao, maraming may pera. Pero walang idea. Nakukuha niyo po, marami tao may pera pero walang idea kung paano magdi-negosyo. Hindi alam ang gagawin. Excuse me. Hindi alam ang gagawin, hindi alam paano sisimulan ang pagdi-negosyo. Tama? O ngayon, pag-aana sa employee ka, hard work, no security, no time. Okay, self-employed, same lang din 'yan. Mas marami sakit ng ulo sa pagiging self-employed, kulang na kulang ka sa pan. Okay? So dapat lang makatawid ka. Oh, dapat nagdinegosyo ka. Ang yumayaman nagdinegosyo, passive income 'yan. Easy work, stability, spare time, 'di ba? Meron kang financial freedom, 'di ba? Time freedom, 'yan ang ano, 'yan ang mga nagdinegosyo. Darating ang time, okay, kapag yung negosyo mo okay na, nagbo-boom na 'yan, investor ka na. Money works for you. Nakukuha niyo po, pera na ang tumatrabaho para sa iyo. Okay? Hindi na yung pera yung pinagtatrabahuhan mo. Pera ang tumatrabaho para sa'yo. Sabi nga nila, if you don't understand leverage, you work too hard. Okay, leveraging. Ano ba yung leveraging? Sabi ni Andrew Carnegie, owner, Getty Oil. Okay, napanood ko na yung life story niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahilig ako manood ng mga biography. Okay, sabi niya, duplicating your effort, time, and skill to other person para yumaman ka. Para pala yumaman ka, kailangan magparami ka. Okay? Magparami ka, maparami mo yung sarili mo. Okay, power of leveraging, it's better to earn, okay, to 100 people. Okay, it's better to earn 1% to 100 people rather than 100% from your own effort. Sabi ni Robert Kiyosaki, no? Ano to, eh, author yan eh, Rich Dad Poor Dad. Sabi niya, okay, mas okay daw kumita ng papiso-piso sa 100 katao kesa 100 pesos sa sariling effort mo. Kasi pagka nagkasakit ka, wala ka ng kita. Tama? Eh kung halimbawa, yung isang daang katao, kumikita ka ng piso-piso, nagkasakit yung kalahati, may kalahating income ka pa. Okay, leveraging, yan yung ginagawa ni Henry C. Di ba, si Henry C, may BDO, SM, SMTC, China Bank, di ba? Sa kanila din yung SM Prime, di ba? Ito, SM Prime Malls, no? SM Land Commercial, ang dami niyan. Bukod dyan, marami pa. Pinakamayaman na tao sa Pilipinas, namatay lang. Diba? Kaya naging pinakamayaman ngayon si Manny Villar kasi nahati-hati yung ano niya, yung yaman niya sa mga anak niya. Sino pa nagle-leverage? Lucio Tan. Leverage. Diba? Ang negosyo ni Lucio Tan, siya din may-ari ng Philippine Airlines, Asia Brewery. Yung mga nilagay ko na yan, lang yan yung mga ilan sa example. Okay, gaano ba kaganda yung negosyo natin?
Okay? So, comparison lang tayo, ha? Si Jollibee, Tony Tangkachong, siya yung may-ari niyan. Tama? Si Tony Tangkachong ba kung hindi nagparami, yayaman? Hindi. Anong ginawa niya? Nag-branch out siya. Tama? Nung nakapag-branch out siya, nagawa niya na yung system niya, naayos niya na, nagbukas siya ng ano? Inopen niya saan? Franchising. Umabot ng iba't ibang bansa yan. Tama? Kaya yumaman yung tao na yan. Siya na may-ari ng inasal. Tama? O siya na rin yata may-ari ng Red Ribbon. Siya na din may-ari ng ano pa ba ito yung isa? Ano ba isa? Yun, basta yun na yun. So, ito pa po, no? Sa JC naman tayo. Sa JC, okay? Kung titignan mo ang JC, nagsimula ka, ikaw lang. Mag-isa ka lang. Okay? Ang negosyo natin sa JC, pagpaparami rin. Hanap ka ng dalawa. Yung dalawa, maghahanap ng dalawa. So, dadami yan. Ayan na, dumami na. So, possible ba na yung nangyari kay Tony Tangkachong, mangyari din sa'yo? Oo naman. Diba? Abroad din, meron din. Kasi panoorin mo ngayon, tignan mo ngayon yung mga nanonood sa Zoom. Iba't ibang part ng ano yan, ng bansa yan. Tsaka kung titignan mo ang system ng Jollibee at ng JC, pareho lang. Tama? Kasi bakit? Si Jollibee may product, si JC may product. Yes. Si Jollibee may endorser, si JC may endorsers. Yes. Tama? Si Jollibee magbabayad ng upa tubig kapag ka-franchise ka, upa tubig, may mga overhead yan eh. Ang advantage natin sa kanya, wala tayong upa tubig. Di ba, empleyado, wala tayong binabayaran na gano'n. Sila boss yung nagbabayad doon. Tama? So tayo, ang Jollibee, mayroong bilihan ng product, may opisina. Ganon din ang JC. Tama? Pero alam nyo kung anong malaking pinagkaiba, mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi nga, oh, if you don't understand leverage, you work too hard. Negosyo ng pagpaparami. At ang nakakatawahan nito, ang good news, ang ginagawa nating negosyo, pagpaparami ito. Dalawa-dalawa lang, yayaman ka na. Alam mo, pareho ng sistema, malaking pinagkaiba, kapital. Sorry, hindi ko pa napapalitan. Kay JC, 16888 lang. Kikita ka ng milyon-milyon sa kabila para kumita ka ng milyon-milyon, 25 million to 50 million ang ipupuhunan mo. Ganyan kaganda ang negosyo natin. Kaya dapat maging proud ka. Tama? Na nag-JC ka. Sabi nga, never depend on a single income. Diba? Sa JC, multiple source of income to eh. Diba? Pwede kang kumita sa TokTok, kita ka sa online. Diba? Kikita ka sa direct selling. Kikita ka sa pagbibenta ng mga Shopee Shop o product ng JC. Ang dami pwede pagkakitaan. Tama? Pwede mong pagsabay-sabayin niya. Ngayon may riders pa. Diba? Ginagawa lahat ng company no? Para kumita talaga tayo ng malaki. Sabi nga ni Bill Gates, so, if I would given a chance to start all over again, halimbawa, masiro siya. Sabi niya, I would use network marketing. Tama? Kasi bakit? Sa lahat na mahirap, ito na pinakamadali. Okay? Sabi nga nila, financial and time freedom ang reason kung bakit napakagandang sumali sa network marketing. Diba? Kaya kapag ka merong nangaasar sa'yo, diba? Networking, diba? Kadiri, ganyan. Okay lang, huwag ka papa-apekto. Tama? Okay lang yan. Hindi ka lang nila naiintindihan ngayon. Okay, ngayon, fear and doubt. O, sulat niyo po, fear and doubt. O, alam niyo ba, no? Marami, so kapag ka sinisimula ng negosyo na to, power ng power. Tama? Nasa Zoom, like ng like. Di ba? Power! Grabe! Payaman! Pero pagka mag-isa na lang, di ba? Naku, yayaman ba talaga ako dito? Naku, baka hindi ko kayanin. Naku, baka hindi maniwala si ganito. Naku, baka pagka pinuntahan ko si ganyan, hindi ako kausapin. Tama? Baka pagka binessage ko si ganito, hindi na sumagot. Ang nakukuha nyo po, pinangungunahan agad ng tao, ng takot eh. Okay, ang fear po, false expectation appearing real. Diba parang guri-guri mo lang pala yan eh. Tama? Sa kakaisip mo lang ano, ng mga bagay-bagay na yan, diba? Hindi mo alam, naapektuhan ka. Huwag ka matakot. Tama? Huwag ka matakot. Kasi bakit? Maswerte ka nga, may nakita ka na na yumaman eh. Alam mo, ang ganda nga ng negosyo natin eh. You know why? Napakaganda ng negosyo natin. Alam mo, long time ago, diba, sinakop tayo ng mga Hapon. Ang mga Hapon, nung sinakop tayo, nagbaon ng mga kayamanan yan. Kaya nga kung titignan mo ang history, ang pinakamayaman talaga ng bansa sa buong daigdig, Pilipinas. Tama? Nandito lahat. Kahit sa gold reserve, tayo pinakamarami. Tama? Ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa. Ah. Ang daming binaon ng mga Hapon. Eh, na mga, ano, no, mga ginto, diamante, di ba? Ito ang nakakalungkot. Nagbaon ng mga ginto, no, ng mga kayamanan. Walang trace. Tama? Walang trace. Puro dinamita pa yung ilalim, puro bomba. Makita mo man, kasama ka na sa lulubog doon. Diba? Unlike sa network marketing, tama? Si Brenit Buot, diba? Nakahukay ng Dodge Challenger. Si Eric Santos nakahukay ng House and Lot.
Si Tuts Damasco House in Lot din. Meron din mga sports car nakahukay. Ito malupit. Ituturo sa inyo kung paano huhukayin. Kung saan nakabaon. Step by step. Diba? Napakaswerte. Itunuturo ang pagyaman. Yes. Diba? Kaya ang sarap gawin nito. Nakaka-enjoy talaga siya. Okay? Kaya huwag kang matatakot. Diba? Yan yung bigger picture. Diba? Kasi yung nakikita mo, masalimuot. Ngayon, naiintindihan mo na. Yung pala yun. That's tama right. Si Sir Eric, no? Dapat pala hindi ako natatakot. Okay? Kasi bakit ka matatakot? Kung alam mo, klaro sa'yo, yung way mo, tama? Yung dahilan, ba't mo ginagawa ito? Wala kang katatakutan. Actually, kahit hindi na nga namin kayo kausapin dito ngayon, eh, yung mga NGO, hindi na. Tama? Kung alam mo, di ba? Kung gaano kalalim yung way mo, di ba? Yung ba't mo ginagawa ito? Klaro sa isip mo, sa puso mo? Sa damdamin mo, klaro kung ba't mo ginagawa ito? Kahit walang NGO, kikilos ka. Kahit hindi kasabihan ni Brenit Buot na umattend ng NDO, aattend ka. Hahataw ka. Kung alam mo yung why mo, kaya alamin mo yung why mo, yung deepest why. Bakit mo itong ginagawa? Alamin mo. Diba? Para saan? Sa pangarap ng nanay ko. Diba? Mabawian ko man lang yung nanay ko. Diba? Matanda na nanay ko. Baka mamaya biglang mawala yan. Diba? Hindi man lang ako nakabawi. Diba? Mapag-aral ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko. Matulungan ko yung mga, diba? Yung mga kapatid ko, maipasyal ko sa Disneyland. Yan yung why. Tama? Ano pa? Yung mga nandiliit sa'yo, nagmamaliit sa'yo, why yan? Yan yung mga why. Diba? Yung mga nilalait ka, diba? Yung mga iniiwas-iwasan ka, yan yung why. Ba't mo ginagawa to? Yan yung mga reason. Tama? Dating ang time, yung mga tao nagmamaliit sa'yo, hindi mo na kailangan murahin. Tama? Kasi bakit? Yung resulta mo magmumura sa kanila. Tama? Hindi mo na sila kailangan saktan. Resulta mo ang sasakit sa kanila, mananakit sa kanila. Resulta mo. Mamamatay sa inggit yan. Nakukuha nyo? Alamin mo yung way mo. Klaruhin mo lahat. Isulat mo. Bakit mo ginagawa to? Tama? O kada nalolobat ka, alam mo, normal lang naman yung nalolobat eh. Eh bakit? Eh di ba yung ano nga eh, yung battery nga eh, di ba? Eh ano na yun eh, hindi naman yan tao eh, nalolobat eh. Di ba? Ganun din ang tao, natural, nalolobat din tayo, pero magcha-charge ka lang. Okay lang, di ba? Okay lang, huwag ka hihinto. Pagka nalolobat ka, charge lang, attend ka ng training, power ka na uli. O syempre, lalabas ka, malolobat ka na naman, parang cellphone. Pagka ginagamit mo, nalolobat, pero magcha-charge ka lang. Tama, hindi ka mahihimlay. O, ganun po yun ha. Okay, alamin mo yung why mo. Yung purpose, ba't mo pa ginagawa ito? Ako, sabi ko nga sa inyo, kahit walang training kami ni Toots, wala na mga training-training. Kasi bakit? Alam namin yung way namin. Alam mo kung ano yung way namin niya ni Toots? Yung sobrang hirap ng buhay. Ako, nakapunta ako sa bahay nila, Toots, sa Pangasinan. Pagka pumasok ka, laki ng bahay. Pero hindi sa kanila. Sa likuran yung kanila. Barong-barong. O, nakukuha nyo? Yun yung way ni Toots. Diba? Tapos pagka pumunta ka sa likuran ng bahay nila, laki ng lupain doon. Sabi nito, yan, yung mga nakikita mo na yan, hindi sa amin yan. Sa kapitbahay namin yan. Yun yung way eh. Tama? O ano pa sabi nito sa akin nung araw? Alam mo, pati, kapag may mga event dito, kasi yung mga kamag-anak ko, nasa UK yan, tsaka US eh. Pagka may mga family gathering kami, wala, taga-bugaw kami ng langaw. Diba? Taga-bigay ng plato. Taga-pispis ng mga kanin ng mga natira doon. Yun yung why. Tama? Eh pagka ikaw, di ba, kumikita ka na rito, baligtad na magiging sitwasyon. Tama? Kung gumaganong-ganong ka na lang, oh, sumisenyos-senyos ka na lang, gumagalaw yung tao. Tandaan nyo, money is power. Tama? Money is power. Ang tao, pag may pera, hindi kaya kontrolin ng ano, ng kung sino-sino lang. Di ba? Kaya sikapin nyo magkaroon ng pera. Di ba? Marami kang matutulungan, marami kang magagawa. Marami kang mapapasaya pag may pera ka. Okay? Yan yung mga motivation nyo. Diba? Yung hirap ng buhay, commute, diba? Sikat ng araw, usok, sasakay ka ng train, diba? Hindi ka pa pumapasok ka na, pusa kang pumapasok, naku, automatic eh. Pag sumakay ka ng LRT, huwag ka pumasok, tumayo ka lang sa harap, pusa kang papasok. Tama? Yung mga babae, diba? Yung mga detainees, diba? Yung minsan may payong sa likuran mo na nakatutok, diba? Nangyayari mga ganyan, yan yung mga why. Diba? Darating ang time, pagka kumikita ka na, wala na yan.
alaala na lang siya. Masayang alaala. Tama, alamin mo yung way mo. 'Di ba? Para hindi ka, huwag kang matatakot. 'Di ba? Huwag kang magdududa. 'Di ba? Huwag mo pagdudahan na yayaman ka sa JC. Nakukuha mo po. Huwag mo pagdududahan na yayaman ka. 'Di ba? I-claim mo na 'yan, yayaman ka, yayaman ka. Okay. So sabi nga nila, when your why is big enough, you will find your how. 'Di ba? Mag-o-automatic yung katawan mo. 'Di ba? Mag-o-automatic yan, usang sasabay yan. Diba? Alam mo, sa totoo lang, minsan kasi nagiging dipindot ka eh. Tama? Huwag kang ganun sa upline mo. Yung parang dipindot ka, parang, oy, attend ka ng training, pipindutin ka pa. Tama? Oh, ganito, mamrospe ka, pipindutin ka pa. Walang ganun. Pagkaklaro ang way mo, naka-autopilot ka. Walang pumipindot. Naka-automatic. Umaga pa lang, diba? Yung pang hindi ka himbing matulog, gawa ng, diba? Kasi alam mo yung way mo eh. Okay, then attitude. Okay, ito napaka-importante dito. Sa lahat ito pinaka-importante. Okay, ito magdedetermine ng aptitude mo eh. Tama? Kung gaano kataas ang ililipad mo, didepende sa attitude mo. Okay? Actually ito pinaka-mahirap baguhin eh, 'di ba? Actually madali naman sabihin magpakabait ka. 'Di ba? Madaling sabihin pero parang ganito lang 'yan eh, 'di ba? Bawal kumain ng matamis. Ang dali intindihin. Tama? Ang daling gindin. Bawal kumain ng matamis. Kasi mataas na sugar mo. Diba? Pero kapag nakakita ka ng matamis, yung mukha mo kumukulubot na yan. Diba? Nanginginig na. Parang gusto mo nang kainin yung cake. Nang may sumusubo ng cake. Diba? Nanginginig na yung mukha mo. Pagka may nakakita ka ng mga umiinom ng soft drinks na malamig, diba? Yung lalamunan mo, hala, napapalunok ka na. Diba? Pero ang daling intindihin. Tama? Madali intindihin, tama? Pero yung applying, that's the different story. Pag i-apply mo, 'di ba? Parang halimbawa, magpakabait ka. Pagka ginawa mo itong negosyo na 'to, magpakabait ka, 'di ba? Huwag ka manloloko, huwag ka mangiistapa. Ang dali intindihin, pero maraming bumabagsak. Maraming hindi nakakagawa. Okay, kapag ka ginagawa mo na 'tong negosyo na 'to, make sure meron kang GLA. Good learning and listening attitude, pwedeng ganun. Okay? Pero GLA, good learning attitude. Tama? Dapat marunong ka makinig. Marunong ka mag-yes upline. Diba? Huwag kang kontra ng kontra. Pag sinabi ni Sir Brennett Buot, meron tayong meeting. Meeting, attend ka. Ikaw yung unang-una dapat sa Zoom. Tama? Yung nauuna, yan yung unang yumayaman. Tama? Hindi yung ikaw pa yung pabigat. Nagpipiliting ka pa, di ba? Ano, kukuriting ka pa? Huwag mo antayin na ganun. Kasi bakit? Pagka nagkakotsi ka, ikaw sasakay, ha? That's right. Tama? Pagka kumita ka, ikaw gumagas. Ignore. Tama? Pagka nagkabahay ka, ikaw titira, hindi si Prene. Tama eh. Negosyo mo to. Kaya kapag ka pumirma ka ng kontrata, independent distributor ka. Diba? Tumutulong lang. Diba? Kumbaga, huwag ka na magpa-control. Autopilot ka dapat. Okay. So, GLA. Diba? Yes, apply. Humble down ka lang. Diba? Huwag ka magmamayabang. Ang taong inaangat ang sarili, binababa ng Panginoon. Huwag mo nang i-challenge si God. Tama? Angat ka ng angat ng sarili mo eh. Diba? Huwag. Humble ka lang, trabaho ka lang, focus ka lang. Sabi nga nila, obedience is better than understanding. Tama? Yung pagsunod. Di ba? Yung pagsunod yung pinaka-importante sa negosyo natin na to. O kapag ka ikaw, hindi ka sumusunod, hindi ka rumirespeto, hindi ka nakikinig, wala. Wala kang pupuntahan. Darating ang time, yung upline mo, maano yan, mabiburnout sa'yo yan, hindi ka napakikialaman. Hindi ka natuturuan. Kasi bakit? Nagmamagaling ka. Tama? O parang halimbawa, kung ikaw, pumasok ka sa ganitong negosyo, JC, di ba, abogado ka, merong kaso, lalapitan ka namin. Tama? Kung ikaw pumasok ka sa JC, di ba, dati kang doktor, merong sakit, lalapitan ka namin. O di ba? Ngayon, pumasok ka rito, di ba, dapat ang pakikinggan mo kung sino nakakalam ng negosyo. Di ba? Kung si Brennett, yan ang pakinggan, yung mga DMs. Yan ang mga papakinggan nyo. Yan ang mga susundin nyo. Di ba? Hindi porque professional ka, ganito ka, hindi ka na makikinig. Tama? Hindi ka na mag-humble down. Okay? Sabi nga nila, empty cup ka lang. Di ba? So that is maybe filled. Kasi kung puno ko na, wala na may ipasok eh. Wala na may isalin. Tumatapo na. Tama? O, di ba? Kasi kung alam mo na talaga ito, di sana, rich ka na. Tama po ba? Empty cup ka lang. Pagka sinabi, di ba? Pag sinabing talon, talon. Tama? That's right. Pag sinabing attend, attend. Di ba? Walang kasi-kasi, walang teka-teka, walang imo-imo. Diba? Ayun dapat ang attitude natin dito. Diba? Hindi ka dapat acne, yung alam ko na yan. Diba? Kasi kung alam mo na talaga, hindi sana rich ka na.
Diba? Dahil dyan sa pagiging acne, maraming nabaon sa kahirapan. O, yan yung abbreviation ng acne. O, diba? Alam ko na yan, upline. Attend ka ng ano, training. Ako, upline, alam ko na yan. Diba? Kaya tingnan mo, hanggang ngayon, hindi umaasensya yung iba. Kasi bakit? Acne. Diba? Pinapa-attend ng training, hindi umaatin. Pero nung pinapapasok sa school, pasok ng pasok. O, tama po ba? O, diba? Ito, pagyaman, ayaw mo bigyan ng oras. Kapag ka ang GC, binigyan mo ng oras, ang GC, bibigyan ng oras. Nakukuha nyo po, ayayamanin ka talaga ng JC. O, sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. Sabi nga, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Tama? O, tignan mo na lang ha, kapag ka ang gulong, walang hangin. Naku, paano yan? Paano tatakbo yan? O, nakukuha nyo po. Kaya dapat, baguhin mo yung attitude mo. Diba? Hindi po pwedeng bossy ka sa trabaho mo, napasok ka ng JC, bossy ka pa rin. Tama? Dapat makikinig ka sa GM kasi bakit? Time welcome naman eh. Diba? Meron ka naman pagkakataon eh. Diba? Dadaan ka lang sa proseso, time welcome, diba? Magkakaroon ka rin ng boses. Siyempre, fresh off the boat ka pa lang, bago ka pa lang, natural, makikinig ka muna. Kasi ibang larangan to eh. Tama. Kasi kami nagmasteral ako. Renek, nagmasteral. Ako, masteral na ako sa ganitong negosyo, networking. 10 years na ako mahigit. Talo ko pa abogado, diba? Ay talo ko pa yung mga engineer. Engineer, ilang taon nag-aaral niya para maging engineer? Ako, 10 years na ako nag-aaral ng networking eh. Palagi kong ginagawa to, palagi kong sinasabi to, paulit-ulit to. O, diba? Sobrang masteral na talaga. Sabi nga, attitude is everything. Diba? What makes your life 100%? Tignan mo ang skills, 82. Knowledge, 96. Diba? Kung ang A1, pagka kinumpute mo yan, diba yung total, diba yan yung kinakalabasan. Knowledge, diba? Hard work, 98. Tignan mo yung attitude, oh. Diba? Yung A1, yung T20. Diba makikita mo, napaka-perfect, 100%. Diba? Yes. Nagkataon lang ba yan? Hindi, eh, no? Parang adya ng panahon yan, eh. So, ibig sabihin pala talaga, ang attitude, kailangan pala, diba? 100%. Tandaan mo, hanggat hindi ayos ang attitude mo sa negosyo na to, hindi ka yayaman dito. That's ang bigat right ng network mo, hanggat hindi mo inaayos ang attitude mo. Hindi ka maka-attract ng tama, tama? Kumbaga parang nawawala ka sa alignment eh. 'Di ba? Kasi parang ganito, imbis na maingit ka, huwag ka maingit. 'Di ba? Alam mo ba para mas lalo kang swertihin, kaysa maingit ka, isipin mo sa kapwa mo, yumaman lalo siya. Mas lalo ka pang pagpapalain. Hindi yung kaysa yung nakikita mo may achievement yung tao, 'di ba? Parang ano, 'di ba? Parang gusto mong saktan. 'Di ba? Yung parang gusto mong agawin yung trono. Yung mga ganyan minsan eh. 'Di ba? Ang bitin mo. 'Di ba? Parang ang sakit ng dibdib mo, wag. Alam mo ba pagka inisip mo sa tao na ano, Lord, i-bless niyo pa siya lalo. Lord, i-bless niyo pa siya lalo. Lahat ng tao ganun din mo. Maniwala ka, mas lalo ka mabibless. Proven and tested na po 'yan, tama? Proven and tested na 'yan. Okay. So dito sa attitude natin, mga kaibigan, no? Actually ito sa totoo lang, ako nung una, sisimula ako sa negosyo na 'to. Madali ko mapikon. Madali ko mapikon. Nung una, naiingit din ako. Nung una, to be honest, maging honest ako sa inyo, nung una, nakakaramdam ako ng inggit na parang masamang inggit ba? Yung bang parang, ba't ganun? Ba't ganyan? Ganun. Alam mo ba, nung hindi ko nababago yung sarili ko, no? Ganun ako, hindi ko, kumbaga, hindi ako, ano, no? Kasi yung mind natin, parang gitara yun, eh. Naitotono rin, eh. Yung yes. Hindi ko pa napapractice, hindi ko pa napaperfect yung ganyan, hindi ako makaangat kahit anong sipag ko, kahit anong galing ko. Parang may nakabara, parang may pumipigil sa pagangat ko. Hanggang sa na-practice ko siya, nakatend ako ng training tungkol sa ganyan, may mga napanood ako, may mga e-books ako na napakinggan, ano, doon nagbago yung pananaw ko. Alam mo, ginawa ko, nagkaroon ako ng good envy. Yung bang inggit, pero ano ako, happy ako sa, di ba, lalo ko pang pinagpipray yung mga tao na nakikita ko nagiging successful. Alam mo, nag-automatic yung universe. Okay, nagulat na lang ako, ang daming blessing. Yung mga tao na hinahanap ko na dati hindi ko makuha-kuha kasi nga yung attitude ko palpak pa. Ala, kusa siyang lumalapit sa akin. Naging magnet ako. Ano yun, naging namamagnet ko yung mga magagandang opportunity. Tama, yung mga magagandang pagkakataon namamagnet ko siya. Ganun ang attitude mo. Tama? Kapag ka inayos mo yan, mamamagnet mo yung mga magagandang mangyayari sa buhay. Oh, 'di ba? Kaya wag ka magtatanim. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa mga upline. Tama? Kung upline ka naman, huwag mong gabaanin yung mga downline mo, di ba? Huwag mong kakaingitan. Lagi mo ibigay yung glory.
sa mga downline. Hayaan mo sila mag-shine. Tama? Ako, ganyan ako eh. Ako, pagdating sa mga tao ko, humble ako. Diba? Okay na ikaw, bida. Kasi minsan may mga upline, nakikipag-kompetensya sa downline. Diba? Ako, hindi ako ganun. Hinahayaan ko sila. Sige, ikaw na sikat. Ikaw na, bida. Pero pinapangaralan ko lang din. Pinapaalala. Pinapaalalaan ko na yung paa dapat naka-apak lang sa lupa. Diba? Then, believe. Okay. So, ito, believe, no? Believe in God. Man. Okay, dapat maniwala ka, no? Na pagpapalain ka talaga ng Panginoon dito. Number one yan. Kasi baka mamaya, hataw ka ng hataw, hindi ka naman naniniwala na maibibless ka. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag mo pagdudahan kayang gawin ng Panginoon. Alam mo ang mundo natin, di ba? Isang malaking menu yan. Lahat nga pwede mo makuha eh. Di ba? Nasa right path ka na, kaya makukuha mo talaga siya. Tignan mo, may nagka-Lamborghini. Tama? Meron mga naka-mansion, sports car, kumikita ng ganyan, malalaki ng mga kinikita. Kasi nasa right path tayo. Tama? Magkakatotoo talaga lahat eh. Di ba? Kailangan lang mag-trust ka sa Panginoon at sa sarili mo. Maniwala ka sa Panginoon, i-bless ka talaga niya. I-claim mo na. Huwag mo pagdudahan ang kayang gawin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ikaw, huwag kang panghihinaan ng loob. Di ba? Sa una, walang naniniwala sa'yo. Okay lang yun. Normal lang yun. Part ng ano yan eh. Part ng proseso. Di ba? Ito yung pangarap mo. Ito ka. Yung gitna niyang process. Part ng process yan. Di ba? Sa una, hindi ka komportable. Darating ang time, magiging komportable ka. Ah, ganun yan eh. Okay, believe in the company. Dapat maniwala ka no sa mga ginagawa ng company natin. 'Di ba? Dapat army ka ng company natin. Pagka sinabing army, 'di ba? Dapat tagapagtanggol ka. Tama? Maniwala ka sa kumpanya, stable, legitimate, world class. Dapat army tayo ng JC lahat. Pagka may pumupukol, 'di ba? Tulong-tulong tayo. Ganun 'yon kasi bakit? 'Di ba? Yung dalawang tao na 'yan, 'yan ang naglalagay ng pagkain sa lamesa ng bahay namin. Tama? Kaya ano tanong mang mangyari, di ba? Talagang ipaglalaban ko to. Ako, believe talaga ako sa kumpanya na to. Ang daming natulungan, ang daming yumaman, di ba? Nag-iisip ng mga bagong ideas, di ba? Para kumita ang mga tao, di ba? Which is yung ibang company, pakabig. Ang JC iba eh, di ba? Nag-share eh. Di ba? Kaya kapag minsan may mga bumabato sa atin, di ba? Okay lang yun. Di ba? Sagutin mo yung mga objection nila. Dapat tayo, di ba? Tulong-tulong tayo. Pagtatanggol natin ng kumpanya. 'Di ba? Hindi yung kapag may bumabato, oo nga no. Kasi ganyan eh. 'Di ba? Like yung halimbawa nung araw nagsisimula yung online franchise ng pandemic. Nagkaroon sa mga delivery ng problema. Ang tagal ng delivery, well, normal lang. Marami rin sa akin galit, pero sa totoo lang ako, ang aking belief, no, yung belief ko sa company, hindi mawawala yan. Ano man mangyari, pagtatanggol ko talaga JC, 'di ba? Marami naman mga palusot eh. At totoo naman, 'di ba? Ngayon maayos ang delivery natin. 'Di ba? Kaya ikaw, huwag mo sakyan. Pag may mga naririnig ka na negative, okay lang 'yan. Huwag ka makikisakay diyan. Dapat maniwala ka sa kumpanya. Ang gagawin nila lahat para sa atin. Pati ka maniwala sa ating award. 'Di ba? O MLM Company of the Year, 'di ba? 2020. Okay, believe in the products. Importante 'yan. Baka mamaya, 'di ba? Kung nakakapi sa bahay, blend 45. Patay tayo yan. Diba? Punta sa'yo sa bahay mo, taga JC. Pagpasok sa CR, ang Colgate mo happy. Patay tayo yan. O, diba? O, diba? Nag-JC ka, pero ibang produkto. Dapat loyal ka sa produkto. Diba? Dapat ginagamit mo yung product. Diba? Product, diba? Be the product of your own. Saka lang, diba? Nakikita na sa'yo. Diba? Kumbaga, nag-go-glow ka. Hindi yung nag-go-pro, higita yung mukha mo. O, di ba? Halatang hindi ka gumagamit ng produkto, patay tayo yan. Hindi ka, alam mo kasi sa totoo lang, para ma-reach mo yung talagang ganda ng itsura mo, dapat iinom ka ng supplement, hindi puro pahid. Kaya ma-detox ka. Kailangan alkaline na yung katawan mo. Doon mo makikita, no? Gumaganda ka, pumupogi. Dapat gagamit ka ng product. At dapat naniniwala ka na yung mga product natin, epektibo. Baka mamaya ikaw mismo nagdududa sa kakayanan ng product natin. Okay, believe in the marketing plan. Meron pa. O, nakukuha niyo po, tayo lang yung delivery na merong online franchise. O, di ba?
Napakaswerte namin sa JC sa totoo lang eh. Ang ibang company sa totoo lang, karamihan niya puro pakabig. Bago ka payamanin, sila muna magpapayaman. Sa JC, baligtad eh. Di ba? Yung mga distributor muna unang pinapayaman bago sila yumaman eh. Actually, yung tok-tok, di ba? Kahit hindi nila ibigay ang tok-tok sa atin, okay, yung chance na maging operator, okay lang naman kilabos eh. Hindi naman nila obligasyon yun eh. Pero ba't gustong tumulog, di ba? Gustong lumakikita natin. Iniisip pa tayo. Then, alila mo na. Utos-utosan mo. Di ba? Remember, the independent distributor ka rito. Di ba? Hindi mo utosan yung upline mo. Minsan kasi dito, mayroong mga bagong pasok. Di ba? Porque pumasok lang, porque nagbayad na ng CCNKK, akala mo, binili niya na yung pagkatao ng upline niya. Di ba? Pagka nakikisuyo, hindi mo lang nakikisuyo pagka merong gustong ipagawa. Tama? Pagka merong ano, merong tawag na ito, merong siyang concern. Di ba? Hindi man lang nagbibigay ng response. Dapat yung upline mo, mahalin mo. Kahit ang upline mo hindi magaling, mahalin pa rin. Kasi bakit? Kaya naging upline yan, may purpose yan, may reason behind that ang Panginoon. Pumili ng upline eh. Eh parang ganito, halimbawa, sanggol ka, nasa tiyan ka pa lang. Di ba? Nasa loob ka, pwede ba pipili ka ng ano, tatay? Sabihin mo sa Panginoon natin, Lord, gusto ko tayo yaman na matalino, magaling. Di ba? Pwede bang ganun? Di ba? Hindi. Pagka pinanganak ka, wala ka. Pagka pinanganak ka, di ba? Oh, be thankful, be grateful. Lumabas ka. Kasi ang dami nga, di ba? Yung iba lang. Di ba? Yung iba naman, lumabas, puro kapansanan. May mga kapansanan yung iba. Di ba? Ikaw mati ka, di ba? Normal ka. So, ang upline, di ba? Hindi ka pwede pumili. Kung sino man yung upline mo na yan, be proud. Be thankful, be grateful. Dahil sa kanya, di ba, nakita mo ang JC. Remember, hindi upline mo ang magpapayaman sa'yo. Kaya huwag kang tingin ang tingin sa taas. Lagi mong tinitignan yung kinikita ng upline mo. Minsan may mga ganyan tao eh. May mga ganyan distributor eh. Tinitignan nila yung kita ng upline eh. Tapos ayaw nila ito kasi alam nila kikita yung upline. Tama? Hindi naman upline mo magpapayaman sa'yo eh. Tama? Tsaka kahit anong gawin mo, di ba? May system talaga tayo na ganun. Apply mo talaga. Apply ka rin. Kaya huwag ka maiingit sa kanya. O, di ba? Gusto mo ba? Pagka nagkaroon ka ng downline, ganun din iisipin sa'yo. Tandaan mo, pagka pasaway ka sa apply, pasaway din ang makukuha mo. O, di ba? Natawag na karma. Naniniwala ka ba sa karma? Ako, very thankful ako. Yan, kami nila toots. Kay apply nino. O, di ba? Hindi siya perfect na upline, pero mahal na mahal namin siya. Kaya kami pinagpapaalan ng Panginoon kasi binabalik namin sa kanya, di ba, yung pagpapasalamat, yung gratitude. Di ba? Yung iba kasi rito, hindi lang marunong yung upline, nilalait na. Matandaan mo, kung palpak ang upline mo, may sumunod pa na upline. Kung palpak, may sumunod pa uli. Kung palpak, di ba, talagang palpak na lahat, skal pa. Upline nyo din yun eh. Oh, di ba? Huwag kang tingin na tingin sa upline mo, madadapa ka. Hindi mo titignan yung dinadaanan mo. Tandaan mo, magpapayaman sa'yo, downline mo. Tama? Kaya huwag kang tingnan mo yung downline mo. Hindi yung upline mo. Then, believe in your downline. Di ba? Hindi yung glory lahat sa'yo. Hindi lagi si upline mo magaling. Tama? Hindi si ako. May mga upline na ganun. O nga, puro ako. Dapat, pataasin mo ang kumpiyansa nung downline mo. Tama? Ibigay mo din sa kanya yung glory. Dapat siya na yung bida. I-develop mo siya. Di ba? Di ba? Dapat maniwala ka sa kakayanan niya. Tama? Tama yung galing niya. Di ba? Dapat mailabas mo. Lumabas yung galing na yon. Kasi minsan, di ba, may mga ibang ano eh, may mga leader, may mga ibang upline. Ang tingin nila sa downline nila, kompetensya. Tama? May mga ganyan akong kaibigan. Mga upline. Di ba? Kaya pala ang bagod na away niya yung downline niya. Kasi minsan mag-iimbestiga ka eh. Di ba? Hindi naman pagka sinabi, maniniwalaan mo na. Minsan may mga ganun, naiingin. Nai-insecure yung upline. Wow. Tsaka yung mga downline niyo, huwag niyo utangan. Huwag niyo utangan. Buti nga ngayon, online na. Hindi na pwede makautang. Kasi dati offline, may iba inuutangan pa eh. Then yung mga downline naman, huwag mong uutangan din si upline. Negosyo lang tayo, tama.
negosyo lang. Pagka nabigyan ka, thank you. Pagka wala, thank you pa din. Dapat laging ganun lang ang attitude. Okay, believe in your cross line. Diba? Hindi lang ang negosyo natin, importante ang cross line. Ang cross line, meron yan eh. Minsan mas pinapaniwalaan ng kausap mo, cross line, hindi ikaw. Kasi minsan kapag kakagrupo, parang scripted. Tama? Dapat, marunong kumit ng cross line. Tama? Parang ito. Diba? Parang hindi naman talaga ang apply nyo si Toots. Pero apply din ako. Pero ang talagang apply nyo si Toots. Pero nandito ako. Ibig sabihin, diba? Si Berenet, marunong siya gumamit niya. Kasi kami, korpo kami ni Toots eh. Pero kung tutuusin, ang ibig sabihin ng cross-lining, hindi yung cross-lining na ano ha. Ibig sabihin, di ba, dapat maniwala ka rin sa cross-line mo. Hindi laging grupo mo lang. Dapat ipagmahal yung cross-line mo. Tama? Ikukwento mo rin yan doon sa mga downline mo. Uy, alam mo, yan. Kasi mas nakakapaniwala yun. Tama? Huwag mong tignan na threat ang mga cross-line. Di ba? Tignan mo sila as makakatulong sa network. Okay, believe in yourself na dito yayaman ka. Na dito aasenso ka, na dito makukuha mo pangarap. Meron nga dito grade 4, kumikita ng 15 mil. Oh, 15 mil isang linggo. Grade 4, ha? Valentina. Diba 4? Diba si Ariel? Eh ngayon, nag-100,000 na ngayon eh. Isang buwan eh. Grade 4. Oh, di ba? Eh, ikaw kaya, ikaw naka-graduate ka pa. Eh, di mo more than pa doon ang pwede mo kitain. Tama po ba? Paniwala mo sarili mo. Kung nagawa nga ni Eric Santos, tambay eh. Di mo magagawa. Tama, right. Papayag ka ba noon? Di ba? Challenge mo sarili mo. Okay, just believe and nothing is impossible. Maraming posible sa buhay eh. Di ba? Pagka inaral mo ang isang bagay, mayroon palagi positibong mangyayari dyan. Tama? Paniwalaan mo lang. Sa sarili ko. Puro ko duda, puro ako ano, no? Ang napansin ko lang that time, nung hindi ako naniniwala sa sarili ko, di ba? Parang ano, nawawalan ako ng gana sa negosyo. Okay, parang alam mo yun, parang hindi ako inspirado. Pero nung sabi nung isang mentor ko, okay, bago ka mag-convince ang iba, convincein mo muna yung sarili mo. That's right. Okay? Ako, kinonvince ko yung sarili ko. Tama? Naniwala ako sa sarili ko, naiyayaman talaga ako. Nagdug tong yung mga pangyayari. Diba? Kumbaga, nag-react yung universe na ayos na. Tama. Ayos na attitude. Diba? Tamang ano, no? Tamang belief. Ay, tamang belief. Diba? Yung mga paniniwala. No? O nag-kunik-kunik. O di, umangat ako ng umangat. Ganun po siya eh. Okay, then commitment. Okay? I will do whatever it takes. Commitment kasi parang, alam mo, pagka nag-network ka, parang ano lang yan eh. Parang i-test. Diba? Parang school, may test. Pasa mo lang. Diba? Ipasa mo lang. Kahit pasang awa, iba ipasa mo. Tama? Dapat whatever it takes. Kapag hindi kayo basta suko. Diba? Hindi yung balat sibuyas ka. Diba? Dapat bakal ka dito. Diba? Dapat dito diba? Whatever it takes ka. Diba? Babalik. Oh, parang ito yung mga Spartans, di ba? Oh. Oh, 200,000 Persians. Sino nanalo? Nanalo sila. Brexit. Patayan. Di ba? Pag lulusob ka, huwag kang pumatras, lusob talaga. Huwag kang lulubingon sa likod. Wala ka nang babalikan. Amay. Nakukuha. Dapat wala ka nang babalikan, lusob talaga. Diba? Guys, ito lang ha. What is 1 year? Tama? Eh, Sir Eric, lusob ako ng lusob. Wala talaga eh. Diba? Eh, ilang, diba? Matanong kita. Ilang buwan ka na ba humahataw? Eh, ano na ako? 3 months na ako. Diyos ko naman, 3 months ka pa. Diba? Bae, yan palang palahataw mo. Naiinip ka na. Oh, eh, Sir Eric, eh, 1 year na ako eh. Di pa ako yung mayaman eh. Diyos ko naman. 1 year ka pa lang. Tapos parang gi-give up ka na. 'Di ba? Dapat hindi ka nag-give up. 'Di ba? Hindi ka dapat bibigay. Eh Sir Eric, 3 years na ako. Eh lalong hindi ka dapat bumigay. Tama, lalong hindi ka dapat huminto kasi kahiyaan na 'yan pag huminto ka. 'Di ba? Lusob. What
one year, pre. Diba? Inip ka. Eh, sa trabaho mo, ilang years ka dati. Hindi ka nainip eh. Tama. Dati sa trabaho mo, ilang years ka nagtatrabaho, hindi ka nainip. Tama. Lumusob ka ng lumusob. Tama. Eh, samantalang ito, dito, bibigay ka kagad. Parang may mali. Diba? Parang may parang hindi okay yung ganun. Diba? Dapat dito, lusog. Patay kung... Diba? Burn the bridge. Dapat sa angkan mo, kung walang yumaman, ikaw yung unang-unang yayaman. Yes! Dapat ganun ang mindset. Diba? Wala nang ano. Putulin mo na yung tulay na nag-uugnay sa'yo tsaka sa kahirapan. Putulin mo na. Yung kadena ng kahirapan, ikaw na yung pinakahuling angkan sa pamilya nyo na mahirap. Then yung susunod dyan, puro mayaman na. Dapat ganun. Tama? Hernan Cortes from Cuba conquered the Aztec Empire of Mexico. Okay, alam mo ginawa ni ano, no? Ito sikat to eh. Kahit panoorin niyo yung biography niya, no? Sikat siya sa ano, sa ano tawag dito sa Cuba, sikat siya. Sikat siya naman ako. So ngayon nabalitaan nila doon sa Aztec sa Mexico, marami mga ginto, mga diamonds, no? So napagplanuhan nila na pupunta ron. Okay, so ngayon pagpunta nila ron, actually ang tripulante niya konti lang eh. Tapos ilang barko lang sila, no? Dalawa lang yata, tatlo. Pagpunta nila ron, yung mga tripulante niya, yung mga tauhan niya sa barko, yung mga sundalo niya, gusto nang umatras. Gusto nang umatras sa mga sundalo kasi alam nila mamamatay lang sila. Kasi yung pupuntahan nila, ang daming tao doon. Kumbaga parang kumuha ka ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo, parang ganun. Sa madaling salita, talagang nag-take risk sila. Alam mo ginawa ni Hernan Cortes? Sinunog niya yung barko. Wala nang balikan. Alam mo kung anong good news? Nasakop nila yung Mexico, yung Aztec tribe diyan. O, di ba? Kaya nga tignan mo yung mga salita ng tao diyan. O, mga Spanish. O, yan na, nasakop nila yan. O, imagine mo yung napaka-konti lang nila. Dapat ganyan ang attitude natin. Ganyan ang puso natin, di ba? Pusong palaban, walang atrasan. Di ba? Hindi yung, kumbaga, nabasa ka na, lamuyin mo na. Tama, nakukuha niyo po. Di ba? Hindi yung nagsisimula ka. Diba? May konting ano lang. Parang gusto mo na kagad mag-give up. Diba? Huwag ganun. Trabaho mo nga, ilang taong nga, hindi ka nag-give up eh. Tapos dito, ilang buwan ka pa lang, sisimula ka pa lang. Natural, sisimula ka, maraming challenges yan. Well, lahat naman na simula, mahirap talaga. First drive, mag-drive ka ng kotse, simula, mahirap. Hindi ka makahataw agad, tama? Naiilang ka. Diba? Nalilito ka, hindi ka marunong tumansya. Diba? Hindi ka komportable, pero darating ang time, magiging komportable ka rin. Ganun yun eh. Diba? Natural, sa una mahirap yan. Pero maniwala ka sa hindi. Basta good intention, di ba? Ang gusto mo makatulong, maniwala ka sa akin, magtatagumpay ka. Ayan, tignan mo yan, no? Oh, whatever it takes yan. Nagsimula kami sa DC, walang-wala kami. Okay? Walang produkto, wala ka maituro na kumikita, wala ka maituro na nagkakotye. As in beer. Okay? Wala pang product. So, meaning to say, walang income na pumapasok. Ang hirap, di ba? Ikaw kayang ganyan. Eh, yung mga anak ko, di ba? Hindi naman tumitigil lang kain yan. Pwede ba, anak ha? Huwag muna kayo kakain kasi wala tayong income ngayon. Pwede bang ganun? Di ba hindi? Kaya lang, nakita namin yung mission and vision ng company. Di ba? So, lusob kami. Patay kung patay. Tama? Kumbaga, ako sawang-sawa na rin ako sa hirap eh. Sabi ko nga, kung may makikita lang ako na way na ikakayaman ko, tutuloy-tuloy ko na talaga to. Sabi ko, kung ako nga, di ba? Andahan ko ng hirap na pinagdaanan. Ito pa kaya, mahirapan pa ako dito. Mas mahirap yung wala kang kinakain. Tama? Wala kang pang merienda, wala kang panigarilyo. Dati hirap ng ganun. Tingin sa'yo, buraot. Tama? Pagkainuman, di ba, nilalayo ka, hindi ka ini-invite, ang lakas mo mamulutan. Ganun ako nung araw eh. O, di ba? Yan yung mga ano ko. Kaya sugod ako, sabi ko. Kung dito, yayaman ako. Whatever it takes, patay kong patay. That's right. Tama? Patay kong patay. What is one year? Tama? Minsan pagka feeling mo pinanghihinaan ka, balik mo yung tanong sa sarili mo. Diba? What is one year, pre? Diba? Nero, what is one year? One year na hataw lang, full blast. Maniwala ka, balik resulta mo rito. Labas ang resulta mo rito. What is one year? Ipasa mo lang yung test. May pagsubok lang, diba? Ipasa mo lang. Kahit pasang awa, okay na. O, diba? Ito panghihinaan. Okay, yan. Kami nila to, sigayin mo naman, no? Simula kami, oh. 'Di ba? Sampa kami nag-sign up bahay ni Ninong. Yan sila Boss Joe. Hirap ng pinagdaanan namin.
Hindi naman porke kami ang ano natira, kami yumaman, hindi po ganun yun. Maraming sumabay sa amin. Nawala din. O, di ba? Ang natira lang talaga, yung mga buuan loob. Di ba? Yung talagang patay kung patay. Yung mga walang duda-duda, di ba? Walang kasi-kasi, walang teka-teka, walang imo-imo, walang emotional dito. Di ba? Kasi ang taong gustong umasenso, di ba? Dapat ano ka, di ba? Hindi ka nagpapa-apekto sa mga ano, mga ganyang bagay, di ba? Yung mga kadramahan, naalisin mo yan. Sabi nga nila, winners do whatever it takes. Okay? Losers do whatever is easy. Kung nahihirapan ka ngayon, kung nare-reject ka ngayon, magpasalamat ka, diyan ka gagaling. Nakukuha niyo po? Yes. Huwag ka lang masyadong emotional. Di ba? Kapag ka nahihirapan ka, nare-reject ka, be grateful, be thankful. Diyan ka natututo. Tama, huwag kang magre-request sa madali. Tama, kasi bakit? Tandaan mo to ba, lahat ng may value sa mundo na to pinaghihirapan. Nakukuha mo? Lahat ng may value sa mundo na to pinaghihirapan. Huwag kang mag-aano ng easy life. Lahat ng madali makuha, madali mawala. O nakukuha mo, parang ex-girlfriend mo lang yan eh. Ang dali mo nakuha, di ba? O ang dali rin nawala ng feelings. Ganun yun. Parang ex-boyfriend mo lang yan eh. O, di ba? O, pero kapag ka yung tipong ano ka, yung bang tipong yung nanliligaw ka, hinabol ka ng aso, umakyat ka sa bakod, di ba? Di ba? Kapag ka napasagot mo yun, hindi mo na talaga hihiwala yan eh. Eh kaya lang, hindi nahirapan, o, di ba? Wala na. Naihipan lang ng hangin, nakakita lang ng isang sexy doon. Nag-iba na ng pananaw. Ganun yun. Di ba? Kaya nga yung mga nanalo sa loto, mas mahirap ang buhay ngayon eh. Eh madali. Hindi preparado. Tama? Kaya ang daling nawawala. Nakukuha nyo po. Eh dapat ang commitment natin sa negosyo na to, palalimin nyo. Di ba? Huwag kang ano, okay lang nahihirapan ka ngayon. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka komportable ngayon. Di ba? Parang kotse, may bago kang kotse. Pag sumakay ka, hindi ka komportable. Pero darating ang tayo, magiging komportable ka din. Tandaan nyo po yan. Magiging komportable ka din. Okay? Whatever it takes. Sabay-sabay tayo, di ba? Buti nga, hindi mo naman ito ginagawa mag-isi. Nagawa, na-reject ka, mag-isa ka lang. Yung kakaiba yun. Ikaw lang, di ba? Ikaw lang na-reject kami, 99, hindi. Ikaw lang sa 100. Kakaiba yun. Pwede ka magtampo nun. Eh, kaya lang, lahat tayo dumadaan yan. Eh. Ako nga, kumikita na ng million, nare-reject pa. Eh. Namumurospek pa rin ako ngayon. Nare-reject pa rin ako. Mas marami pa rin ang rejection. Alam nyo ba yun? Akala nyo ba Eric Santos, si Toots, Damasco, hindi nare-reject? Diba? Nare-reject pa rin kami. Diba? Kaya lang, hindi kami tumitigil. Patay kung patay. Lusob lang ng lusob. Kasi darating ang time, pagka natutunan, parang ganito lang yan eh. Kapag ito, hindi mo alam itong negosyo na ito, hindi buo ang commitment mo. Paglabas mo, patay ka. Pero pagka buo ang loob mo, tama? Naghanda ka, pinaghandaan mo to. Paglabas mo, patay sila sa'yo. O nakukuha nyo po, sila ang patay sa'yo. Dapat ganun. Sabi nga, surround yourself with those who are on the same mission as you. Tama? Wag mong kalimutan yung mga old friends mo. Diba? Parang ito, tayo dito sa Zoom, diba? Family na to eh. Diba? Tayo na yung magkakasama araw-araw eh. Nakukuha nyo po. Tayo na. Ito na, family na to. Ito na, friends, lahat. Dito na. Ito na talaga. Diba? Kayo, diba? Pansinin nyo. Kayo na palagi magkakasama. Dapat ganyan. Kasi hawa-hawa yan eh. Kapag may kasama ka, mga negative kausap mo, negative din maiisip mo. Okay, then desire. Diba? Dapat yung naglalagablab na pagnanasa, diba? Huwag mong aalisin yan. Dapat consistent yan. Diba? Hindi yung sa una ka lang mainit. Tapos, diba? Medyo naaya ka lang ng inuman. Tinamad ka na humataw. O, nakukuha. May mga ganyan eh. Diba? Power na power. Oh. Init na init. May kinausap lang na isa, umayaw. Wala na kagad yung init. Diba? Para ano pala to? Hindi pala para sa akin to. Diba? Alam mo yung mga ganun. Diba? Noong una, hataw na hataw. Kahit sino, kinakausap, pinupuntahan. Paglipas na ng mga ilang araw, wala na, tinamad na naman. Tama? Init kasi. Traffic eh, mausok eh. Diba? Maulan eh, mabaha kasi. Diba? Ano bang tamang klima para humataw ka? May ganun ba? May tamang klima ba sa paghataw? Ano naman tamang klima sa paghataw eh? Tama? Ang taong gustong umasenso, kahit ano pang nangyayari sa labas, lulusob yan. Right. Tama? Ganun yun.
Diba? Hindi ka ba naiinggit yung mga anak mo nasa public? Tama? Tapos yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, naka-private yung nag-aaral yung mga anak. Papayag ka ba ng mga ganun? Yung palang, doon palang, mag-iinit ka na eh, di ba? Gusto mo magpahinga, hindi ka magpapahinga. Okay, dapat pagkaan JC, di ba? First time na nakita mo JC, di ba? Ganyan yung tingin mo. Para ka nakakita ng magandang babae, di ba? Dapat hindi nagbabago yan, kaibigan. Dapat consistent ka dyan. Okay? Alam mo, ako sa totoo lang, simula nakita ko JC, okay? Hanggang ngayon, in love na in love ako. Sa totoo lang, in love na in love ako. Baliw na baliw pa rin ako eh. Walang nagbabago eh. Dagdag pa nga ng padagdag eh. Yung tuktok ko nga, masisiraan na ako ng tuktok eh. Diba? Sobrang kabaliwan ko sa JC. Ano nga, desire is the starting point of all achievement. Sisimula yan, di ba? Sa naglalagablab na pagnanasa. Di ba? Dapat naglalagablab ang pagnanasa mo. Na yumaman. Na umasenso. Na abutin yung mga pangarap mo. Huwag kang papatay-patay. O, nakukuha nyo po. Pwedeng ko sa'yo, no? Lapid. Lahat na to. Whatever it is. Burning desire. Dapat ganyan ang attitude natin sa negosyo na to. Diba? Tignan mo, isa na lang yung paa, diba? Pero, diba? Yung pagnanasa niya, nagawin niya yung gusto niya, ginagawa niya. Diba? Kaya ikaw, huwag mo nang antayin. Merong ang bulag dito, humahataw eh. Diba? Yes. Huwag mo nang antayin bulagin ka para nakita na makita mo rin. Huwag mo na antayin pilayin ka, di ba? Para lang ma-realize mo na napakaganda ng negosyo na to. That's right. O, nakukuha nyo po. Okay, discouragement. Napapa-discourage, di ba? Kasi bakit? Sa totoo lang yung discouragement. Di ba? Normal lang naman yan sa buhay ng tao eh. Natural talaga. Even si Jesus nga, di ba? Dami nag-discourage sa kanya eh. O, di ba? Tignan mo to, King of the Jungle. Kung titignan mo yung leon, di ba? Napakalaki ng elepante, pero kung makikita mo yung eagerness niya, di ba? Nakikita mo? Iniikutan niya yung elepante? Mm. Di ba? Dapat matakot siya. Kasi malaki yan. Alam mo bakit hindi siya takot? Hindi kasi malaki ang tingin niya sa elepante. Ang tingin niya sa elepante, pagkain. Nakukuha niyo po? Yes. Ibig sabihin, malalim ang dahilan niya. Kaya niya yan, di ba? Kaya niya lulusubin yan. Malalim ang dahilan niya. Dapat pag lalabas tayo ng bahay, kapag haharap na tayo sa computer natin, dapat malalim ang dahilan natin. Tama? Hindi natin titignan kung ano yung kaharap natin, kung sino man siya. Tama? Kung re-regikin niya ba tayo, wala tayong pakialam doon. Ang importante, lulusob tayo. Tama? O ito, the Wright brothers. O imagine mo na lang ha. Kaya ikaw, kapag ka sinisimulan mo to, maraming bumabato sa'yo, maraming bumabati ko sa'yo, okay lang yan, congratulations. Tama? Ibig sabihin, diyan ka tumitibay. Embrace mo yan. Diyan ka gagaling, diyan ka titibay. Tama? Diyan ka lalalim. Diyan ka matututo. O tignan mo itong mga to. Diba? Normal lang naman sa tao, minsan ang ganyan talaga eh. Actually, marami talagang tao eh. Kapag guys sa una, babato-batuhin ka yan. Hindi ka paniniwalaan. Tama? Yung bang, ano, no? Yung para ko questioning ka. O para ka nga may sakit eh. Diba? Pag nagsisimula ka, hindi iwasan ka. Eh, lalo na ito magkapatid na to. The Wright brothers, sabi sa kanila baliw, ganun ang tawag sa kanila, 'di ba? Mga ano raw, mga nalilipasan ng gutom, mga ano raw, mga baliw na raw, 'di ba? Imagine mo, bakal paliliparin mo. Kasi nung araw napaka-imposible niyan para magpalipad ka ng bakal. Eh nagawa nila. 'Di ba? Pasalamat tayo sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, 'di ba? Ang bagal ng buhay dapat natin ngayon eh. Eh buti na invento nila ng eroplano eh. 'Di ba? Naging successful din sila. Tama, trust the process. Ito ka, ito yung pangarap mo, yung gitna, proseso. Tama? O ito pa, Thomas Edison. Di ba? Eh kung yan, nagpa-discourage siya, may ilaw ba tayo ngayon? Maaring wala. Tama? O imagine mo ha, hindi niya tinignan na rejection yung 10,000 na hindi umilaw. Tama?
tinignan niya yan as motivation, challenge. Diba sabi nga nila, comfort is your challenge dapat. Ganun. Hindi kapag may mga challenges, tama, mayroong mga bagay na hindi nangyayari sa gusto mong mangyari, di ba? Huwag kang manghihinaan ng loob. Normal lang kasi yun eh. Di ba? Part ng process yun. Di ba? Kumbaga sa hagdan, pag aakyat ka, hindi naman kinakailangan na makikita mo kagad yung tuktok ng tagumpay mo, di ba? One step at a time. Kasama talaga yan. Pagdadaanan mo talaga, there's no shortcut. Tama, part talaga ng proseso yan. Kaya kapag dumadaan ka sa mga lubak, be grateful. Maging ano ka, maging masaya ka. Kasi bakit? Sinusubo ka. Sinusubo ka. Diyan ka binibigyan ng mga lesson. O, tignan mo na lang ha, sabihin na lang natin. Humahataw ka, anong gusto mo? Lahat ng kausap mo, umuoo. Ganun ba yung gusto mong kwento? Paano kapag ka nag-testimony ka na magpapatotoo ka? Walang feelings eh. Ay grabe, yumaman ako. Alam nyo ba, hindi ako na-reject. O, di ba walang feeling? Ama, lahat ng kinakausap ko, oo. Di ba parang alam mo yun, wala man lang, walang thrill eh. Tama? Parang ang mangyayari, puro kayabangan ang sinasabi mo eh. Di ba? Kaya okay lang eh, nare-reject ka, okay lang yun. Rejection? Kasi bakit? Pagka ikaw, ang mga kinakausap mo, di ba lahat sumasang-ayon sa'yo, masamang sinyalis yan. Di ba? Sinyalis yan, baka malapit ka ng kunin ni Lord. Lahat ng hinihingi mo, binibigay na. Lahat ng kinakausap mo, oo. Ini-invite mo, lahat sumasama. Diba, imposible naman yata yung ganun. Nakukuha niyo po. Sabi nga nila, don't listen to the dream stealers. That's great. You know why? Okay, pag kang makikinig, diba? Parang ganito yan. Minsan kasi importante sa atin yung sasabihin ng iba. Tama? Minsan kasi yabang mo, gusto mo kasi yung sasabihin ng iba sa'yo, puro positive. Nakukuha niyo po. Diba? Tandaan mo. Diba? Yung sasabihin ng iba, hindi yan na maglalagay ng pagkain sa lamesa ng pamilya mo. Nakukuha niyo po. Yes, po. Diba? Kaya huwag mo pahalagay yung sasabihin ng iba sa'yo. Kung meron man silang sinasabi sa'yo, diba? Huwag mo pakinggan. Tama, focus. Eyes on the prize. Nakukuha niyo po. Yung mga umaano sa mga paligid, huwag mo pansinin yan. Diba? Yung mga dream stealers, yung hindi mo kaya yan, hindi ka asenso, hindi ka yayaman, nako, power. Wala naman, huwag ka maniniwala dyan. Paniwalaan mo sarili mo. Tama? O, nakikita mo, may nagbe-mentor sa'yo sa JC. Yan mga paniwalaan mo. Nasa right path ka na. O, parang ito, puno. Diba? Yung puno, yung nakikita niyong puno ngayon, ano napapansin niyo? Maraming dahon. Maraming nalagas. Tama? Malaking puno. Luma na puno. Matandang puno. O, diba? Kung mapapansin niyo, yung mga dahon sa baba, attrition tawag yan. Tama? Kapag ka ikaw, nagsisimula kang ginagawa itong JC, di ba? Yung tok-tok, di ba? Maraming mga ano, maraming, parang halimbawa, meron ka ini-invite, hindi sumasama, di ba? Okay, iba naman, nasulot ng iba. May mga ganyan, nangyayari yan. Be ready, ha? May mga sulutan din dito. Huwag ka masyadong emotional. Tama? Kung nalalagasan ka ng tao, huwag ka emotional. Dati, last month, ang lakas ng grupo ko, ngayon, ang hina. Huwag ka panghihinaan. Tawag yan attrition, eh. Tama, cycle yan. O, tignan mo, ha? May nalagas, pero may tutubo na bago. Tama? Kaya huwag ka masyadong ano, huwag ka lang emotional. May nalagas, may tutubo na bago. Ngayon, yung nalagas, ang purpose niya, pataba. Tama? Pataba. Yan ang magiging pataba mo. Yan yung pinaka-fertilizer mo. Diba? Para lalo kang tumibay, lalo kang gumaling. Minsan kasi nalalagasan ka, emotional ka. Kasi bakit? Dala-dala mo pa yung mga telenovela, soap opera na napanood mo. Tama? Yung mga comics na nabasa mo nung araw. Dala-dala mo pa yung mga Hiwaga comics, Silangan comics, di ba? Patay tayo dyan. Tama. Nakukuha niyo po. Kalimutan mo. Alam mo, after ng training na to, batok manhig ka na, maniwala ka sa akin. Kahit sino kaharap mo. Di ba? Wala na, hindi mo na masyado pinapansin kahit i-reject ka nila. Magpapasalamat ka pa. Sabi nga, victory through attrition, you don't even need to be any good. You just have to be the last one standing. Sa totoo lang, ang negosyo naman natin, hindi naman ito pagalingan. Eh. Pagalingan mag-invite sa panahon ngayon. Ha? Hindi na nga pagalingan mag-talk. Eh. Kasi dati, nung hindi pa pandemic, yan kami nila Brenet, pagalingan mag-talk. Tama, pagalingan mag-invite sa office. Eh ngayon, no? Zoom na lang. Oh. Nadalahin mo na lang sa Zoom. Diba, yun na lang ang pinakapapel mo rito. Eh. Dalahin mo sa Zoom.
Kasi bakit yung knowledge, di ba? Na-acquire diyan. Di ba? Kahit hindi mo siya aralin, araw-araw mo lang pakinggan, parang kanta yan, makakabisado mo yan. Nakukuha niyo po, e, paano ko ang talas pa ng memory mo? Di ba? Tsaka dapat kailangan guts. Di ba? Marami kasi dito, natututo, lagi nakikinig, until now, hindi nagsasalita. Kasi bakit? Takot magsalita, huwag ka matakot. Walang yumayaman na mahihain. Tama. Ba't ka mahihiya? Alam mo kapag ka-awkward ka, okay? Yung audience, lalong na-awkwardan sa'yo. Tama, nakukuha mo. Pagka hindi ka komportable, awkward ka sa sarili mo, yung nanonood sa'yo, awkward din. Tama, enjoy lang. Ano ba kayo? Enjoy lang. Masyadong iniisip yung iisipin ng iba. Yan na naman tayo, eh, di ba? Kasi kadalasan sa atin, kaya hindi ka confident, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo, iniisip mo yung sasabihin ng iba. Kayabangan sa sarili mo yun eh. Huwag mong isipin yung iisipin niya. Dahil yung iniisip niya, hindi yan ang magpapakain sa'yo. Tama. Hindi yan ang maglalagay ng pera sa bank account mo. Tama? O, nagpapa-apekto ko dyan. Nakukuha niyo po. O ngayon, kapag ka napangihinaan ka, balikan mo to. Hanapin mo sa Google. Tignan mo kung paano siya nagsimula. O. Alam niyo po ba, siya ang pinakamayaman na tao sa daigdig. Ngayon, si Elon Musk na. Pero kung yung kwento nila, almost the same lang yan. Parehong dumanas sa matinding mga depression, rejection, di ba? Dumaan sila sa ganyan. Pareho silang ano, drop out sa school. Mahirap lang din ang mga pamilya, di ba? Actually sila, may mga kaya yan siya. Yung itong sila, ano, no? Itong sila Jeff Bezos, sila Elon Musk, hindi naman sila yung talaga mga mahihirap. Pero ibig kong sabihin, hindi sila ganun kayaman. Nakukuha nyo po. Hindi talaga sila yung mayaman. Kumbaga may kaya lang. Okay, sabi nga, people will quit on you. You gotta get up every day. And make sure you never quit on yourself. Yan yung pinaka-importante. Tama? Okay lang, hindi naniniwala yung iba sa'yo. Alam mo kasi iba, sobra kasi ang expectation. Bago ka pa lang, gusto mo, hindi ka na nare-reject. Natural, pagka bago ka pa lang, tatanga-tanga ka pa kasi niyan. Natural, maraming hindi muna naniniwala sa'yo. Diba? Kaya nga, meron kang patutunayan muna sa sarili mo eh. O ngayon, kapag ka meron na naniniwala, no? Makikita mo, dumadami na rin yung naniniwala sa'yo. Nakaka-attract ka na. Okay. I've never seen a strong person with an easy past. And this woman's story is no different. Her journey was failure after failure, rejection after rejection, setback after setback. Let me tell you her story. At the age of 17, she was rejected from college. At 25, she experienced what she describes as the most traumatizing event and experience of her entire life. It was when her mother passed away after a 10-year battle with multiple sclerosis. At 26, she had a miscarriage. At 28, she got divorced. It's been described as breaking up from an abusive relationship, and then she was diagnosed with depression. As you can see, her life so far was not simple or easy, but actually, it was quite the opposite. At 29, she was living in a tiny apartment, a single mother living on welfare, jobless and penniless. She said she was as poor as possible without being homeless. In her 2008 Harvard University commencement speech, she said she was the biggest failure she knew. And at 30, after suffering the loss of her mother, after being rejected from college, after being in an abusive relationship, after going through a miscarriage and giving birth and being jobless and penniless in the UK, she wanted to commit suicide. Instead, she'd been working on a book. She submitted her manuscript that was rejected by over a dozen publishers. At 31, she finally published her first book. At 35, she became author of the year. At age 42, she sold 11 million copies of her book within 24 hours. Her name is J.K. Rowling, the author of Harry Potter.
She has become one of the most successful authors of all time and one of the wealthiest women in the world, but all through a struggle, pain, and journey of hardship. In 2006, she told a newspaper that most of her books are about death because of how she lost her own mother. And that's in Harry Potter's experience of the death of his parents and also in Voldemort's addiction to immortality, because she stated, "Aren't we all frightened of death? When we think we don't have time to be creative, when we think we feel pressure because of our workplace, we can recognize this incredible example of J.K. Rowling and how she was able to find creativity even when her life was crumbling." In 2011, Forbes estimated her worth to be $1 billion. Wow. But allegedly, she doesn't have that ranking anymore. Do you know why? Because she decided to donate a significant amount of her money to charity. This is a lesson for all of us. No one we admire, no one we are inspired by, no one that we take any inspiration from has got to where they are without rejection, without failure, without pain. And remember this, changed my life. Any rejection is just redirection. Yes, diba? Any rejection is redirection. Diba? Minsan lang pagka nare-reject yung iba, umaatong malagad. I-give up na agad, di ba? Kunin mo na ako, Lord, di ba? Ang ampere ng earth. O, di ba? May mga ganyan eh. No? Masyado madrama eh. No? Okay, sabi nga nila, some will join, some won't. So what? Next. Hindi mahalaga yung ayaw. Ang importante yung gusto. Tama? Kaya nga sa population na mayayaman, 2% lang eh. Yun yung realidad. Yung talaga mga well-off pa, 2% lang. Hindi mo talaga mapiplease lahat. Okay? Okay lang yan. At least ngayon, hindi na nga mahirap gawin yung ganitong negosyo eh, di ba? Kasi online na. Alam mo, nung nagsisimula kami, nung dati hindi pa online, mas mahirap pa. Kasi yung income mo napupunta lang sa gastos eh. Pupunta ako ng mga probinsya, ng ibang bansa, gastos ko. Eh ngayon, ipon na ipon yung income. Kaya ang swerte ng mga bago ngayon ha. Okay, sabi nga, nothing is permanent. Don't stress yourself too much because no matter how bad the situation is, it will change. Sabi nga, 95% of all human problems stem from negative mind. Okay, excitement. O, dapat excited ka, ha? O, simula ngayon, no? Kapag kahahataw ka online, excited ka. Pagka may kausap ka, excited ka. Alam mo, ito naman negosyo natin, hindi naman ito kailangan 100% focus ka. Tama? Kailangan lang naman dito, di ba? Ano, kumbaga, kahit saan lugar ka mapunta, di ba, sineshare mo yung negosyo. Hindi naman pala kailangan dito ng, ano, no? Ng, ano, 100% full-time ka. Ang kailangan dito, full-time attitude ka. Hindi kailangan yung buong oras mo na sa JC. Pagka sinabi full-time attitude, sino man kaharap mo, nasang ka man, i-share mo JC, i-share mo good life. Tama? Every time, lalabas ka, excited ka. Okay? Dito, kikita ka, excited ka, no? Makakapag-travel ka with your family, di ba? Magkakaroon ng kotse, bahay, darating ang time, ma-awardan ka, di ba? Akyat ka na stage. Then, focus. Dapat laser mental focus. Diba? Kapag kami mga naririnig ka ng mga negative or anuman, focus ka lang. Eyes on the prize. Tama? Then para maging successful ka, dagdag ko lang, dapat pressure mo din yung sarili mo. Hindi, attend ka na attend ng training, hindi mo naman pinipressure, walang resulta, okay lang. Pressure mo, parang gulong. Pag walang pressure, hindi tatakbo na mabilis yan. Tama? Yung tubig sa building, walang pressure, hindi aangat yan. Diba? Kaya pansinin mo, hindi mo pinipressure sarili mo, hindi ka makaangat. Tama, parang bulalo. Hindi lalambot yung laman pagka hindi mo pressure cooker. Nakukuha nyo po. Pressure mo din yung sarili mo. Hindi po pwedeng wala ka rin resulta. Dapat, di ba, kina-challenge mo sarili mo. Then focus. Huwag mo papansinin yung mga, di ba, yung mga bulong-bulong sa paligid mo. Okay lang yan. Ang taong umaasenso, di ba, ganyan talaga. Sa una, maraming mga sumasagabal dyan. Tandaan mo, pagka nasa ruro ka na, ito yung tinatawag na pinnacle. Yung nasa pinakel ng success ka na, yung tok-tok, naku, maniwala ka, pag nasa tok-tok ka na, tahimik na, cool na. Tama? Maano na, malinsangan na, maliwalas na pala. Kasi ganyan talaga pagka umakit ka eh, sa dreams mo eh. Tama? Medyo magulo, maingay, di ba? Talagang yung focus mo, di ba? Magugulo, pero stand still ka. Okay? Huwag kang papadala. Alam mo, sa totoo lang, marami rito, no? Mga nagsisimula sa negosyo na to.
Di ba? Ngayon active, bukas hindi. Ngayon nasa NTO, bukas wala na naman. Tama? Susunod na mga training, wala na naman. Okay? Ang tawag yan, kapag wala ka sa focus, kahit itodo mo yung apoy mo, kahit gano'ng kapakabaliw, pero on and off ka, hindi ka kukulo. Tama? Yung pinaka, ano, yung pinaka, yung stage ng hit na hinahanap mo, hindi mo ma-reach. Kasi bakit? Patay sindike. Tama? Yung pinaka boiling point, hindi mo maano eh. Pero kahit mahina ang apoy mo, basta't consistent ka, maniwala ka sa akin, kukulo at kukulo yan, lalabas ang resulta mo. Okay? Lampasan ko na yan. Then, skills, skill set, experience, ability, growth, advanced training, knowledge, learning, competence. Okay, so dito na tayo, no? Dapat, no? Sa skill set po, dapat may activity ka. Okay? O prospecting, ito, skills yun eh. O mag-prospect ka, gawa ka ng prospect list. Hindi pwedeng wala ka prospect list. Kasi pag wala ka prospect list, para ka magdadrive ng kotse, hindi mo alam kung saan yung mapa, saan ka ba papunta. Tama, dapat nag-recruit ka, nag-i-invite ka sa Zoom. Tama? Kasi yung mga coaches, di ba, lahat na nga ng trabaho, sinasalo niyan eh. Ngayon, ang pinapagawa na lang yan sa'yo, para sa'yo din naman, eh mag-i-invite ka na lang, hindi mo pa magawa. Tama, hindi mo pinipressure sarili mo. Di ba, huwag kang papayag na yung iba nakakapag-invite, ikaw hindi. Yun yung tinatawag na pressure. Yung iba naman kasi kaya nakakapag-invite, kasi hindi sila pumapayag na wala silang invite. Tama, kopyahin mo lang yung attitude niya. Di ba, copy business lang naman tayo eh. Then presentation, pag-aralan mo. Di ba? Mas mabilis, mas maganda. Mas mabilis mo matutunan, mas okay yun. Tama? Mas gagaan kasi ang network eh. Kapag ka natututunan mo yung presentation eh. Okay, dapat marunong ka ng pampaliwanag ng tok-tok kasi para hindi mo na inaabala yung mga upline. Tama? Hanggat maaari, kung kaya, gawin mo. Then centering. Pagka sinabing centering, di ba parang tayo, every Sunday, nagsisimba. Tama? O, centering ang tawag dun eh. Yung pag-church eh. Yung negosyo natin, nagsisentering din. Saan tayo magsisentering? Dito sa Zoom. Ito, centering din to. Tama? Dito tayo nata-charge. Di ba, tignan mo, di ba, trabaho ka ng Lunes, hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, magsisimba ka, nare-refresh ka. Tama? Gumaga ang pakiramdam mo. Tama? Nararamdaman nyo ba yun? Ganon din sa negosyo. Walang pinagkaiba yan. Nagsisentering ka dapat. Diba? A-attend ka ng mga event, diba? Ng CCEL, Grand Team Day, diba? Yung mga event natin sa GC, a-attendan mo yan. Then, table presentation, no? Kapag ka-offline na, dapat matutunan mo rin yung table presentation, yung sulat ng pabaligtad. Tama? Kaya nga dapat, bababad ka, hindi lang sa training. Kahit sa online franchise, dapat kabisado mo rin. Para kapag ka may mga tanong, nasasagot mo. Home party, ginagawa yan sa offline. Tama? Yan, sila Brennet, madalas mag-home party yan dyan. Sa abroad, usa ang home party. Tama? Doon na nagpapaliwanag minsan sa mga barracks or sa mga tulugan nila, no? Yung mga bahay nila. O dyan na yan. Then online, aaralin mo yung online. Mag-a-adapt ka. Kasi dati offline, online na ngayon. A-adapt ka. Then follow up. Importante follow up. Hindi porke ayaw ng kausap mo, ayaw niya na. Gusto ng tao minsan kinukulit. Tama? Gusto ng tao minsan pina-follow up. Actually, gusto talaga ng tao kinukulit at pina-follow up. 'Di ba parang ikaw? 'Di ba minsan ayaw mo naman talaga eh. Sa totoo lang una nakita mo JC, ayaw mo eh. Kaya lang ang kulit 'yung nagpa-follow up sa iyo eh. Na timing ang ka, ang ganda ng mood mo. O 'di ba? Di nag-join ka ngayon, 'yun 'yung importance ng follow up. ABC rule. Dapat marunong ka, okay? Marunong ka magtaas ng moral. Parang halimbawa, dapat ipagmalaki mo 'yung mga kumikita na. ABC rule yun eh. Diba yung mga bulong-bulong, turo-turo, yun, alam mo si ganyan, Eric Santos, yaman yan, top earner yan, malupit yan, ang galing yan. Diba yan yung speaker ngayon, ABC rule yun. Ganun ang ABC rule. Okay, hindi na natin ito masyado palalalimin kasi online na ngayon. Dati kasi pinapaliwanag pa ito yung ABC rule. Ngayon nga, ang gaang na kasi ng negosyo natin eh. Sa ABC rule lang, diba, halimbawa, may nagtotalk sa Zoom. Diba? Halimbawa lang ha, halimbawa, may sinabing maganda, pupusuan mo. Pagka, ngayon kasi, di ba, online na tayo. Kapag kasi Sir Brennet, nag-post, di ba, ABC rule yan. Magla-like ka. Magla-like ka. Hanggat maaari pa nga, i-share mo, magko-comment ka. Pagka may nagpo-post ng mga GMs, magko-comment kayo. ABC rule yun. Di ba, kultura yun eh. Tama? I-upload mo yung mga upline mo kasi magiging upline ka din
kapag kaya ng natutunan, ginagawa mo, nakikita ng downline mo, yun din ang gagawin nila sa'yo. O, di ba? O, ABC rule yan, advisor bridge client. Then, answer question and objection. Dapat marunong ka sumagot ng mga tanong at ng objection. Kaya nga, laging ginigiit ng kumpanya ngayon, umatid ka na umatid ng tok-tok. Kasi bakit? Araw-araw may tok-tok kasi maraming tanong. Di ba? Sa pagiging operator, pagiging rider, kaya kailangan umaatin ka. Then, dapat marunong ka umatid ng objection. Ay, marunong ka sumagot ng objection. Like, anong objection? Di ba? Yung copper mask daw, hindi raw safe. Sabing ganun, may nagaganun. Di ba? Dapat marunong ka sumagot ng objection. Di ba? Anong pinagbasihan mo? O, di ba? O, doon na papasok, dapat marunong ka sasagot. O, hindi totoo yan sinasabi mo, ha? Very effective ito. Di ba? Paglalaban mo yun. Di ba? Kasi sa totoo lang, napakaganda talaga ng mask natin. Ako, ang objection ko dyan, kapag kami, mga objection, ang sagot ko dyan, ang tagal ko nang gumagamit ng mask na to. Kung hindi effective do, di sana nagka-COVID na ako, pumupunta pa ako ng Divisoria. O di ba, sa office, ang daming tao, marami kong lugar, di ba? Kung hindi effective do, di ba? Eh, ang daming ang doktor eh. Namatay sa COVID eh. Anong ginagamit ng mga doktor? Di ba, yung mga surgical mask na ano, na sinasabi nila, yun daw ang effective. O nakukuha nyo po. O di ba, minsan kasi pinupolitika tayo ng mga naiinggit. Eh ngayon, hindi ka marunong nang sumagot ng objection. Di ba? Imbis ako kontrahin mo sila, ikaw pa nadala. Oo nga, no? Hindi nga effective, no? Patay tayo dyan. Dapat marunong ka rin sumagot ng objection. Then goal. Okay, a goal should scare you a little, excite you a lot. Dapat meron kang short-term goal. Di ba? Cellphone, laptop, short-term goal yan eh. Di ba? Dapat meron din long-term goal. 6 months, no? Hanggang pataas. O ito naman, less than 1 year yung short term. Lahat ng maliliit na bagay nagsisimula sa, lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit. Tama? O halimbawa, parang ganito yan. Bakit importante ang short term goal? Pag nagsisimula ka, alam nga naman, kotse ka agad. Diba? Siyempre, kung pangit ang cellphone mo na. Short term goal mo na. Ba? Halimbawa, wala ka pang laptop, di laptop naman, susunod. O nakukuha niyo po. O halimbawa, susunod naman. Gusto mong bumili ng kumikita ka na. Gusto mo, presentable ka sa Zoom. Bibili ka ng lakos. Yung mga ganon, short-term goal. Kasi importante din yung personalidad mo sa negosyo na to. Kasi nagkukwentuhan tayo ng pagyaman, tapos yung itsura mo, hindi pa yaman. Hindi maniniwala tao sa'yo. O nakukuha niyo po. O di ba? Alam mo ako, nung nagsisimula ako, to be honest, yung mga relo ko, peki. Totoo. Kasi gusto ko presentable ako. 'Di ba? May kasabihan nga, fake it until you make it. Wag naman na kumikita ka na, fake pa rin suot mo. Eh syempre ngayon, original na 'yan. 'Di ba? Naka Rolex sa tayo. O plain white 'yan pero Prada 'yan. O 'di ba? Yung mga t-shirt pa lang nagkakahalaga na ng 20 mil. O 'di ba? 'Yan yung mga datingan. 'Di ba? Pero sa una, kung wala pa naman talaga, pwede naman. Kahit imitation lang, okay na 'yan. Tama? Okay lang yan. Importante, nakikita ng tao, presentable ka. Diba? Kesa naman kumikita ka kung ano-ano lang pinagkakagastusan mo. O, diba? Mag-i-invest ka sa sarili mo. Okay, long-term goal naman, yan na yung mga kotse. O, diba? Yung mga bahay, yan na yun. O, ito na ngayon. Sabi nga, short-term goal will lead to long-term success. Sabi nga, a dream written down with a date becomes a goal. A goal breaking down its steps becomes a plan. A plan, backup by action, make your dreams reality. Pagka na-discover nyo yung missing piece, tama, sa negosyo na to, yung ginagawa natin, boom, sabog. Sabog ka talaga. May proseso lang naman kasi talaga lahat ng bagay. Diba? Minsan hindi pinapakita kagad ng Panginoon sa'yo kasi wala pa naman sa right timing. Diba? Hinihilog ka pa eh. Diba? Huwag ka magmamadali. Diba? Lahat ng special matagal. Ano ka ba? Tama, subukan mo sa restaurant, umorder ka ng special, ang tagal lutuin. O bumili ka sa tabi-tabi, bili ka ng mga pares sa tabi-tabi, fishball, di ba? Gaganunin mo kagad, makakain mo na eh. Kaya pagka special, may mga dasal pa yan, may mga kung ano-ano pa yan. O di ba? Tapos yung recipe niya, galing pa ng Italy, yung mga kainan, di ba? Ganun yun. Kaya ikaw, di ba? Huwag ka magmamadali. Special yung, especially nihiling mo. Gusto mo magandang kotse, magandang bahay, tama, magandang asawa, mag-antay ka.
Tama? Special yan. Patagal i-prepare yan. Hindi bigla-biglaan yan. Sabi nga, goals are dreams with deadlines. Kaya nga importante, pressure, ha? O, ayan na. Yan yung realidad. Tama? O, yan yung realidad. Akala mo kasi pagka inimagine mo, pagka nag-gaze ka, di ba, walang hahampa sa'yo, walang hahambalo sa'yo. Well, kabaligtaran. Pagka ginawa mo talaga to, yan talaga yung magpapalabas ng muscle mo. Tama? Maraming challenges. Pero kaya naman lampasan. Hindi naman nakakamatay. Di ba? Yung rejection ba nakakamatay? E di sana wala nang ano, wala nang networker sa mundo na to. Wala nang salesman kung nakakamatay ang rejection. Tama? Oh, ganun ba yun? Hindi naman nakakamatay ang rejection eh. Okay lang yan. Yung mga pinagdadaanan mo, di ba? Part ng success mo yan. Yan yung ikukwento mo. Oh, ngayon ganito. Pagka mag-goal ka na, dapat smart. Okay? Specific, measurable, achievable, realistic, timely. Okay? Specific, what do you want to do? Okay? Measurable, how will you know when you breach it? Okay? Achievable, is it in your power to accomplish it? Kasi minsan, pagka gumagawa ka ng goal mo, itong smart, ito lang yung susundan mo. Diba? Dapat specific siya, measurable, at minsan kasi nangangarap ka, out of this world na eh. Dapat yung ano lang, makatotohanan. Okay, dapat, can you realistically achieve it? Okay, then lalagyan mo ng petsa. Kailan mo ba gusto makuha? When exactly do you want to accomplish it? Okay? O ngayon, ganito, di ba, gagawa ka ng dream board. Lagyan mo ng petsa. Alam mo, importante ang dream board sa negosyo natin. Kaya kasama to sa NDO ko. Kasi bakit? Okay. Pagka walang dream board, matagal mong makuha yung mga ginugol mo. Proven tested na yan. Parang ganito yan. Meron akong dalawang anak. Yung isang anak ko, sinasabi niya yung gusto niya. Yung isang anak ko, hindi niya sinasabi. Tama? Sinong una ko mabibigyan? Yung nagsasabi ng gusto o yung hindi nagsasabi? Eh, di ba yung nagsasabi? O, ganun din ang Panginoon natin. Yan naman yung dream board. Kaya ka gumagawa ng dream board, sinasabi mo sa Panginoon natin na ito yung gusto mo. Para halimbawa, may dalawa akong anak, pareho nila gusto ng bisikleta. Etong isa, okay, nilagay niya dun sa kwarto niya, may bike siya doon, siyempre, alam ko, gusto niya ng bike. Malamang siya yung una ko mabigyan ng bike. Eh, ito pala, gusto ng bike, hindi naman naglalagay ng hint, hindi nagbibigay ng hint sa akin. Diba, pinapahula pa ako, matagal ang proseso. Okay, kaya nga itong dream board, yan yung nagpapabilis ng proseso. Nakukuha nyo po, importante yan. Kasi ang universe, di ba, ang Panginoon natin, yan, sabihin na natin, universe, di ba? Ang universe, ano yan eh, low vibration. Kung ano yung binato mo, yun yung ibabalik niya sa'yo. Nakukuha nyo po, alimbawa, sinabi mo sa kanya, actually, gustong-gusto ng universe yan. Gustong-gusto ng Panginoon natin, sinasabi mo gusto mo. Kasi bakit? Billion ng population ng tao. Ngayon, di ba, nagpipray ka, hindi mo sinasabi sa kanya kung ano yung gusto mo specifically. Pinapahula mo pa ang Panginoon. Di ba? Eh, ang dami niyang inaasikaso. Pinapahula mo pa. Di ba? Anong gagawin mo? Lalagyan mo ng technique. Sabayan mo ng technique. Gumawa ka ng dream board. Tapos, di ba, gumawa ka na ng dream board. Kailangan malinaw. Kasi ayaw din ng Panginoon natin, di ba, na yung nilalagay mo na picture malabo. Kasi parang ganito lang yun eh. Sabihin ng Panginoon sa'yo, ano ba naman to? Gusto mo yumaman? Sa picture pa lang, hindi mo na nga magawa na malinaw eh. Tama? Tapos gusto mo maging malinaw yung pagyaman mo. Kung malabo ang picture mo, malabo din ang pagyaman mo. Kaya kailangan malinaw yung picture. Klaro yan. O nakukuha nyo po. Halimbawa, gusto mo makapag-asawa, dream girl mo. O bibigyan ko yung inanti pa para mabilis. Yung, halimbawa, kumuha ka ng picture nung kinakasal. Lagyan mo ng picture ng dream girl mo. Tapos yung lalaki naman dito na kinakasal, okay, lagyan mo naman ng picture mo. Ganun yung paggawa. Klaro. Tama? Smart. O, di ba? Specific. O, di ba? Ngayon, lalagyan mo ng date kung kailan mo gusto. Ngayon, effective ba talaga yan, dream board, Sir Eric? Yes! O, tignan mo, ano nagsisimula ako? Gumawa ko ng dream board. Ang nilagay ko, ang gusto ko talagang sasakyan, SUV. Okay, naglagay ako ng SUV, kulay black. Okay, Fortuner nilagay ko. Naglagay ako ng sports car. Okay, lagay ako ng bahay, naglagay ako ng mga alahas, Louis Vuitton. Nilagay ko 'yun, inayos ko. Long term at short term.
ay short term at long term, pinaghiwalay ko siya. Yung mga short term muna, tapos dito yung long term. Nilagyan ko ng mga petsa yun. Alam niyo kung anong good news. Okay, na-awardan ako ng kotse, SUV. Hindi Fortuner, sumobra pa. Nasobran ako sa attraction eh. Hammer na itim. Okay. Nagkaroon din ako ng BMW. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng condo. Lahat, Louis Vuitton, yung mga ganun, pinapangarap ko, meron. Lahat ng Apple gadget, meron ako. Nangyari talaga, kinikilabutan ako. Epektibo pala talaga siya. Tama? Kasi ang universe, ang ano yan eh, parang ang mundo natin, isang malaking menu yan eh. Tama? Kumbaga, pili ka lang ng gusto mo. Tapos, humanap ka lang ng tamang paraan para makuha mo siya. Which is, yun yung JC. Kasi ba't mo siya makukuha sa JC? Kasi sa JC, pwede kang kumita 450,000 per month eh. Isang account pa lang yun. Kaya makukuha mo siya. Diba? Alam mo, universe, parang ano yun eh, parang genie. Diba? Oh, diba? Your wish is my command. Kaya lang, genie, tatlong hiling lang. Eh, sa Panginoon natin, unlimited, guys. Yes! Unlimited. Man. At yung technique na yan, konti pa lang ang nakakaalam, di ba? Ngayon, natutunan mo na, di ba? Apply mo agad. Ilalagay mo yung dream board, okay? Yung pagkagigising ka ng umaga, yung makikita mo kagad siya. Tsaka yung pagka matutulog ka, nakikita mo siya. Doon mo ilalagay yan. O, tapos, di ba? Binubulong-bulongan mo palagi yan. Malapit ka na. Mga ganun. A-attract mo talaga siya. Okay. Visualize. I-visualize mo yung mga gusto mo. Di ba? Gusto mo yumaman? Okay? Gusto mo yumaman? Anong ginagawa ng mayaman? Alamin mo. Yung mga mayayaman, pumupunta ng hotel. Pumunta ka ng hotel. Tama? Pumunta ka ng hotel. Hindi ka naman palalabasin dun eh. Okay? Magtanong ka ng reservation. Magkano ba yung 3 days and 2 nights? Hindi naman yun ano eh. Hindi naman yung pagdadamutan ka nung ano dun, nung nasa lobby dun. Hindi ka naman pagdadamutan dun. Pumunta ka dun sa, ano, sa desk, sa mga ano ron, no? Yung mga receptionist dun. Kakausapin ka. Feeling special pa nga yan eh. Hi sir, ganyan ganyan, good morning. Ah, mag-inquire lang sana ako, 3 days and 2 days eh. Magkano ba? Ah, anong kwarto po ba? Eh, yung ano, luxury, yung ano, yung pinakamahal nyo. Ah, okay sir, ito po yung competition niya, ganyan ganyan, ganun ganun. Ah, okay. O di ba, at least nakaunang step ka na, di ba? Sa pangarap mo na yun. Nakalapit ka na. Makukuha niyo po, nakalapit ka na. Nagawa mo na siya, na-feel mo na siya. Susunod niya, mangyayari na. Gusto mo kotse, pumunta ka sa kasa. Doon pa lang, amuyin mo na. I-feel mo na, i-visualize mo na, nagdadrive ka, di ba? Ganun yun. O, di ba, gusto mo ng Louis Vuitton, pumunta ka sa bintahan ng Louis Vuitton. Di ba? I-feel mo na yung ginagawa ng mga mayayaman, ng mga successful na tao, nakukuha niyo po. O, yun. Attraction kasi yan eh. Di ba, attraction yan. Even yung halimbawa, parang ganito, ito natutunan ko to kay Apply Nino, yung si Vice Mayor. Sabi niya sabi ko sa kanya, "Ah, bat mo na a-attract yung mga ano? Yung mga sikat na tao, nagiging barkada mo. Alam mo may technique 'yan. Alam mo ginagawa ko? Meron akong thinking chair. Sa thinking chair ko, every morning, diyan ko iniisip yung mga magagandang mangyayari sa buhay ko. Iniisip ko na si ganyan, makikilala ko, magiging ganyan, ganun-ganun. Kaya yung kanina picture na pinakita ko, yung tinuro niya sa akin, in-apply ko, nagkatotoo din sa akin." Nagkaroon ako lang chance, nakilala ko si Bongbong Marcos, si Manny Pacquiao, nag-connect-connect talaga. Sabi ko, effective talaga. Hindi kagad siya nangyayari. Tama? Ang gagawin mo lang, sabayan mo ng sipag para mabilis siya mangyari. Ngayon minsan, pagka sobrang sipag mo talaga, sumosobra pa. Sumosobra pa yung binibigay sa iyo ng Panginoon, ng universe, yung binabato pabalik. Nakukuha niyo po? Ganun po siya. Ang tawag doon, law of association naman yung tinuro sa akin. Okay, ito naman, law of attraction to. Visualization, mga ganyan. Panoorin nyo po yung The Book of Secret. Ha? Sabi nga nila, the mind is a magnet. Your mind is a magnet. If you think of a blessing, you attract blessing. If you think of a problem, attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. Di ba? Parang sa Japan, may pag-aaral. Sa labi ng school, meron dalawang halaman. Yung isang halaman, may nakalagay doon. Puro sabihan mo yung halaman na ito na masasama. Itong isang halaman naman, sa labi, ha, doon pumapasok yung mga bata pag umaga. Ito naman, sabihan mo ng mga mabubuting salita. Alam nyo kung ano nangyari. Okay? Parehong dinidiligan, parehong inaalagaan. Okay? Yung isang halaman, nalanta. Yung isang halaman, healthy. O, nakukuha nyo po. Kasi importante rin yung tao ng mga kasalamuha mo.
malaking part niyan sa pagkatao mo. Tama? Kapagka negative, lagi ko naririnig kay Tuts to, pagka negative ang kausap mo, okay? Pumuporma pa lang, alam mo negative na, layuan mo na. Mahahawa ka. Yung attraction mo masisira. Hindi ka maka-attract na maganda. Tama? Kasi maniwala ka sa akin, kapag ka gumawa ka na ng dream board, eto malupit yan. Yung universe ang mamumroblema sa problema mo. Binigyan mo siya ng ano eh, ng task eh. Tama? Parang Panginoon natin, di ba? Yung Panginoon natin, di ba? Binigyan mo siya ng ano, parang pinaproblema mo siya. Di ba? Sabi nga sa Bible, huwag ka mamroblema. Di ba? Huwag ka mag-worry. Hayaan mong Panginoon ang bahala sa lahat. Tama? Ayaw niya na nag-worry tayo. Ngayon, ikaw, wise ka kasi. Gusto ng Panginoon, wise ka. Eh, wise ka humiling. Di ba? Ngayon, ikaw yung napaprioritize. Nakukuha niyo po. Ganun po yun. Nga, 6 months from now, you can be in a completely different place mentally, spiritually, and financially. Keep working and believing yourself. Thank you very much po. Tapos na most po. Most of us lower our standards. Okay? So sana po, meron po kayong mga natutunan at sana madala nyo po ito sa journey nyo, no? Sa JC. At sana, di ba, itong mga susunod na activity nyo, hindi ka na masyadong ano, emotional, tama? Hindi ka na madaling mag-give up. Alam mo na, tama? Yung, kaya pala ganun, no? Yung mga nangyayari, no? Normal lang pala siya. Tama? At ngayon, alam mo na rin yung bigger picture, di ba? Ito pala yung nag-aantay sa akin kapag ka naging ano ko, ay yung page, yung ano ba, yung pasensya mo, hinabaan mo. Ito pala yung di ba, yung magandang buhay na nag-aantay. Alam mo, pasalamat kayo sa mga DMs nyo. Kasi binibigay nila lahat, di ba? Para mabilis kayong kumita. Binibigay nila lahat. Alam mo, kung ako lang, sabi nga nila eh, kung merong tao na magtuturo sa iyo kung paano yumaman, magpaturo ka na. Okay? Magpaturo ka na. Walang gumagawa niyan. Walang gumagawa niyan sa tabi-tabi. Wala. Saka kapag ka merong, halimbawa sa pamilya nyo, merong nagsasabi sa inyo, ito gawin mo. Diba? Sila mismo hindi naman yumaman. To be honest, huwag mong pakinggan. Makinig ka sa taong successful. Ba't ka makikinig? Sila nga hindi yumaman eh. Tapos advice ng advice sa'yo. Pakinggan mo si Brenit Buot. Kasi bakit? Naka-challenger yan eh. Nakukuha nyo po. Pakinggan mo yung mga applies nyo dyan, yung mga GMs. Sila may resulta na malaki. Tama? Ako kahit nga magulang ko, sabihan ako, ako ganyan. Yung magulang ko naman, hindi naman talaga yumaman. Ba't ako makikinig? Hindi naman dahil wala akong respeto. Tama? Kaya lang, makinig ka sa tao may resulta. Yung taong yumaman, nakukuha nyo po. Okay, kaya nga ang ganda rito eh. Kasi dito, nagtuturoan tayo, nagsishare tayo ng mga knowledge, di ba? Ngayon, di ba, matibay ka na. Di ba, lalabas ka dyan, ngayon, hahataw ka, hindi ka na naapektuhan basta-basta. Tama? Alam mo na. Ganun lang pala yun. Masyado lang ako maramdami. Hindi na ako manunod ng TV. Tama? Ganun lang naman eh. So with that, thank you very much. God bless. And welcome. Thank you. Thank you. Maraming salamat.